Hi, good evening, everyone. Mic check, 1, 2. Good evening. Hey, Apple. Good evening to all 32 of you here joining us at our Engage Zoom, a regular Zoom number meeting. I guess we are live on Facebook. It says live. So good evening to all of you here. Good evening, Ma'am Bing is here. Sir Paul is here already. Apple, Bebet. Mr. Chris Sabili, live at Sante Engage. Thank you, Apple. I will turn off the chimes now. Tumutulog yung ating ding-dong-ding-dong. Welcome to the very first Sante Engage Zoom Assembly. Okay, good evening, IB. Am I loud and clear, guys? Loud and clear? Okay. So, good evening from Kingdom of Saudi Arabia, Marefe Alatan. Okay, babati rin tayo sa mga nasa Facebook Live po natin. This, again, the very first Sunday Engage Zoom Assembly. Okay, kinreate natin itong Zoom Assembly para tuloy natin yung parang head office natin na big day. So this time, via Zoom, at 6:30, we'll be opening up earlier than usual. Of course, we are going to do this first before the Grand SBT. So again, this is Zoom, Engage Zoom Assembly. Good evening, Ms. Shirley Reginaldo. Okay, so bati muna tayo before we start the evening. Ay, mabilis. We have 41. Let me check our Sante Engage Facebook page. Again, good evening po sa lahat. So we are simultaneous Zoom and Sante Engage Facebook page. Okay, so let me find other leaders here. We have Ms. Che Flora, good evening. We have Sir Chris Sabili, Denray Dumasing, all the leaders are here. Ma'am Dens Kizon, Esther Zara, Yuji Mongpal, Hazel Vibal, good evening po. Okay, and dito rin si Ms. Joga Chalyan. Janil Garcia, Mika Florendo is here. Rochelle Saga, Ma'am Sheila is here. Magandang buhay din, Ma'am Che. Okay, let me put Ma'am Sheila on co-host mode. Francis Santiago is also here. Good evening. Nawala si Ma'am Sheila. Yan. Pasensya na kayo, medyo may maririnig kayo mga aso, ha? Kasi malalakas po yung boses ng mga aso ng kapitbahay. Ma'am Sheila, you're now co-host. Okay, let me check on our Sante Engage Facebook page. Sante Engage. Again, bakit nga buo pa natin sinimulan ng ating Zoom Assembly? Okay, para ano? Para makita-kita naman tayo kahit once a week. So parang head office nung pag Monday, kita-kits tayo kahit sa Zoom man lang. So let's make this a regular, no? Let's make this a habit. Pag Monday, kita-kits tayo. And after Monday, you can go on with your meetings, pero full force po sana tayo as agreed upon last leaders meeting. So let me greet also. We have now 63. Okay, we now have 63 people inside of our Sante Engage Facebook page. Bati na tayo. Alma Lozano. Cristeta Ugarte. Narinig ko yung sarili ko. We also have top fan pala si Alma Lozano. No? Top fan ng Sante Engage. So paano ba maging top fan ng Sante Engage? Yung mga mahilig mag-comment, mag-like, mag-tag ng tao. Yan, sina Ma'am Shela Chico. Mga regular yan. Sa Zoom naman, ang mga regulars natin, nandito si Riza Rose, Sakulador, Diana Panase, mga regulars po natin yan. Okay, we have 20 messages at the chat. Magandang buhay. Good evening everyone from Rosalinda Corato. Okay. So, announcement before we start this evening. Again, this Sante Engage Assembly will be a regular every Monday, and this coming Wednesday, we'd like to invite everybody for
Ms. Bing Kalinawan's crisis or no crisis webinar. Can you see the, can you guys see the screen? I'm sharing the screen now. We have Mr. Peter Hoop on Wednesday. Ma'am Bing, can you tell us more about this event of yours on Wednesday? Ma'am Bang? Hi, Ma'am Bing. Hello. Yes, on Wednesday. Hi, Wednesday. Great day, everyone. It's day na po yan. Dun sa dati. Sorry. 1 o'clock. Peter Hope will be our resource speaker. I, together with Ate Minette, our chief product officer, mag-interview namin ng konti si Peter Hope, and he will be discussing about paano na certify ang isang farm to be organic. Okay, so this will just be short, 1 hour talk lang siya. So i-discuss niya paano nagiging organic yung mga fertilizers, chemicals na nilalagay sa to organic certification. So pakinggan niyo lang siya. Truly, we will be learning a lot from him. So 1 hour lang to. So 1.5 hours, I think. So this will just be short. 1 o'clock on Wednesday. And sa gabi po is Dr. Mike Vergara for his barley and vitamin C. See you everyone and invite everyone. Lahat ng group ninyo. Very interesting siya. Thank you, Ian. Okay, Ma'am Bing. Ang lambing na ni Ma'am Bing magsalita, lalo pang ano, ano, lalo pang bumagal. But anyway, see you on Wednesday for that webinar, Crisis or No Crisis, featuring our director from New Zealand, slow motion. Mr. Peter Ho. Medyo slow motion ka, Ma'am Bing. Kita ko yung bandwidth mo, medyo low. But anyway, so that's on Wednesday. Thank you, Ma'am Bing. Thank you, Ma'am Bing. Okay, so ladies and gentlemen, we are now 62 here at Zoom. It's 6:45. Okay, this will be a regular thing. Ika nga, para magkita-kita po tayo every, magkita-kita tayo every Monday to start the week right. Okay, again, this is the Zoom assembly via Engage and Engage Zoom link. Okay. So, ladies and gentlemen, without further ado, to open up this afternoon Zoom assembly for the first time, let me call on, to open up the show, our Chief Network Development Officer, to welcome everybody for the very first Zoom assembly. A big, big round of applause for Sir Paul Kalua. Good evening, Sir Paul. Hi, hi, hi. Good evening everyone. Oh, sa mga pumapalakpak, maraming salamat po. Naririnig ko 'yung mga palakpak niyo. No, kahit hindi ko naririnig, naririnig ko sa puso ko. No, maraming salamat, no. Yes, welcome to our very first tinatawag nating Engage Zoom Assembly, no. We talked about this, 'di ba, the other week, no. And ang pake naman talaga natin is number one, 'di ba, magkita-kita tayo, magsama-sama tayo, 'di ba? And of course, 'di ba, you know, to be united in sharing the good news, 'di ba, that there is hope. May pag-asa kahit may crisis. Tama? Diba? Alright. So I welcome our beloved business owners. No? Maraming salamat po sa pagdalo nito. At this, simula pa lang to. This is just the start, diba? And every week, magkita-kita tayo, diba? We, of course, different presenters, diba? And different sharers, no? So, with that, no, I'd like to actually welcome also, no? Yung mga visitors niyo, yung mga bisita niyo. Yung maaaring meron tayong mga guests ngayon, di ba, sa Zoom. Welcome po sa Zoom natin, no? Or meron tayong mga bisita sa Facebook Live na mga in-invite nyo po, no? Or na-sharean ninyo, no? So, sa mga bisita po natin, mga first-time guests, no? Welcome po sa Sante International. Alright. So, well, bakit kayo na-invite po dito, no? The ones who invited you actually may be a friend or maybe naka-online chat ninyo, no? You will find out for the next hour or so, no? You will find out that something may be providing answers, di ba, to your needs, no? Bakit answers, di ba? Kasi maraming question, eka nga. Bakit maraming question?
maraming question dahil sa nangyayari ngayon, no? We are actually under a crisis, no? Pero ang ganda nga ng batian natin dito sa Santay, magandang buhay. Eh. Kasi maganda naman talaga ang buhay. Diba? Aside sa magaganda kayo, mga gwapo kayong lahat. No? So we are under a crisis right now. Right? And there are certain questions that need to be answered. Eh? Or there are certain situations that need solutions. Diba? Kwento lang ako ng konti. Okay? Number one, actually, diba? Okay, we all know, diba, na isang critical situation ngayon is about health. Okay? With the COVID virus, diba, going around. No? And well, let's face it, di ba? Parami ng parami. Eka nga, di ba? Ang nai-infect, di ba? There's a question on how we can fight this. Eh. There's a question on how we can protect ourselves. Eh. Okay? So, actually, I have very good news, no? In-invite kayo, nalang-invite sa inyo dito, di ba? You know, to answer that precisely, na merong po kayong laban, no? Sante actually can be a solution to that question. How can you strengthen yourself, di ba? How can you fight, diba, more or better, diba, with the COVID crisis or with the COVID, diba, going around? So, well, pwede rin naman, diba, na meron kayong ibang karamdaman, diba, meron kayong nararamdaman na iba na maybe, I don't know, maybe mataas ang sugar niyo, diba, or may arthritis care or whatever, diba. Again, Sante can be the solution to that, no? May sagot po tayo dyan, no? And, or if you want to be just healthy, marami sa inyo gusto lang maging healthy, healthy naman kayo, but you want to maintain good health, di ba? And you want to look young. Okay? Doon sa mga first time natin at sa mga business owners natin, di ba? Looking young and maintaining youth, di ba, is a priority. Tama po ba? Di ba? And makikita nyo naman po sa mga Sante business owners namin, no? Na talagang mukhang mga young sila. Alright? Kami, sama ko na yung sarili ko. Alright? So again, we provide that, di ba? Meron po kasagutan dyan, no? So that's part of health, okay? And another question actually that goes around right now, and I'm pretty sure maraming concern dito, di ba, is unemployment, okay? It's cash flow, extra income, or main income. Because as of today, there are around 7.5 Filipinos who have lost their jobs. Okay? Walang magawa, walang kalaban-laban. Why? Because ang economy po ay talagang medyo naapektuhan po talaga nitong crisis na to. But then again, huwag kayong mawala ng pag-asa, mga bisita po namin. In-invite po kayo dito ng inyong nag-invite sa inyo, di ba? Dahil po gusto namin kayo, gusto nilang i-share sa inyo that there is a possible solution even for that unemployment problem. Okay? So if you find yourself in that situation, mga kapatid, di ba? Okay, Sante may provide an answer to that. Or if you want extra income, gusto niyong, di ba, gusto niyong kumita pa, di ba, in preparation or of what might, you know, might come, di ba? Something again, di ba, can provide you that. Or if you're looking for a work from home or home-based business, perfect na perfect po, di ba, ang Sante. Okay? So for our first-time guest, no, my urging to you is just focus. Maybe na-sharean ka lang, di ba, at nag-stay for 10, 20 seconds, di ba, mga kapatid, mga first-timers po, stay for the next hour, okay? And try to listen, try to absorb, okay? And just focus and keep a free mind, okay? Kasi po, in-invite po kayo dito, di ba, for a very, very good purpose. Para magtulungan po tayo. Tayo po mga Pilipino, magtulungan po, di ba, in these times of crisis. So, I welcome all of you, yung mga first-timers, okay? Welcome po sa napakagandang event na ito. Okay? And pasalamatan nyo rin po yung nag-invite sa inyo, di ba? Kasi po, without them, later on, pumasok kayo sa Sante at ito naging solusyon nyo. Without them, mga kapatid, eh, hindi nyo narinig ang napakagandang oportunidad sa Sante when it comes to health, when it comes to finance. No? So guys, hindi na rin ako magpapatagal, no? Because we want to get on with it. Eka nga, I know everybody's excited, especially dun sa mga first-timers, sa mga bagong guests natin. No? So welcome po, my name is Paul Caluwag. No, I'm your Chief Network Development Officer. I'm at your service all the time, and I am on grass. Thank you. Ian, back to you. Thank you, Sir Paul, for welcoming us for the very first Sante Engage Zoom Assembly. That's Sir Paul Caluwag, our Chief Network Development Officer. Always on grass and always on board. Totoo po yan, no? The door is always open, the whole of Engage team and the Sante NetDev team. Always ready to serve everybody. Okay, so again, let's greet some more people inside of Facebook, Sir Paul. We have 145 watchers
Okay, at Facebook. And of course, later, dadami pa ng dadami to. So, actually, I'll be honest with you guys. I want to see yung ating Sante Engage every Monday. Papalo tayo ng 500 to 1,000. Ayun, exciting dyan, no? Para mas marami po tayong tao na ma-reach with the opportunity and the exciting perks inside of Sante. Okay, we now have 158. Bati lang tayo. Bati lang tayo dito. We have Ma'am Sheila Babas Chico, top fan. Alma Lozano, another top fan. Okay, paano ba maging top fan nga pala sa Sante Engage? All you have to do, be a top fan. Lagi po kayong manood sa ating mga live. Miss Pam Haro, another top fan. So ito po yung mga masisipag mag-comment, mag-heart, mag-like, mag-tag, at mag-share ng mga live videos po natin. So welcome, welcome po. 142 at Sante Engage Facebook page. Dito naman sa ating Zoom, we now have 78 joining us tonight. So again, good evening. This is Sir Ian Pagtanlungan for the very first Engage Zoom Assembly. Okay, so ladies and gentlemen, so this is how it's going to be every Monday. We started out with greeting everybody, of course, our first timers. Okay, and then we go straight to our Grand Sante Business Presentation or Grand SBP. Okay, so for tonight, ladies and gentlemen, I am sure most of the leaders know already of who our presenter will be. Actually, ito po ay part din ng Sante Rev. He's one of the youngest leaders of Sante International. He's a pioneer pioneer member or founding member of Sante Rev way back 2018 when Sante Rev was conceptualized. He's also a top leader in the North. He's under Big Ten Group under, of course, Mr. Joel Luyong, our Blue Diamond, Grand Mentor of Big Ten, and Sante Global Elite. So marami po siguro alam na kung sino ang ating tatawagin. So I guess without further ado, let us call on, I'm sure he is ready, let us call on our presenter for tonight's Grand Sante Business Presentation. Okay, bakit nakabahan ko? Usapin ko muna. Good evening, Mr. Mark Dominic Alonzo. Yes, sir. Good gabi po. Good evening, everyone. Good evening, Sante family. Yes, sir. Pogi-pogi naman. Fresh na fresh, brother. Thank you, sir. Alagang barley yan. Fresh na fresh on your green polo. Okay, yeah. Siguro, before we share your slides, Dom, yes, sir. Bati ka muna sa ating mga Sante business owners na kasama. Yeah. Yes, thank you. Thank you again, Sir Ian. So, once again, magandang gabi po sa lahat, sa buong Sante family, most especially kay Sir Paul. Sir Paul, magandang gabi po. And of course, kay Sir Joey, kandito sa NetDev family. Thank you again, Sir Ian, for that introduction. And ayun po, magandang gabi sa lahat ng nanonood. Even sa live Facebook streaming via Sante Engage, magandang gabi po. And excited ako sa magiging gabi natin for tonight. And ayun, excited ako, Sir Ian. Mixture ng emotion eh. Kasi actually, this is my first time, pero via Sante Engage, pero excited ako at the same time. So, thank you for this opportunity, by the way, Sir Ian. You're doing good, Dom. You're doing good. Kanina, medyo nagulat po si Dom because our board of directors will be joining us for this event. So sabi niya, this is the first time I'll be presenting with the BODs. Pero you're doing great and I'm sure you'll be doing great for the rest of the night, Dom. Okay, so Dom, siguro, organ ko lang muna yung ating mga bisita. If you have first-timers po, mga hindi pa po alam po ano yung Sante International, yun po exactly ang pag-uusapan natin to be presented by Dominic. Pero I want you guys to at least be ready for the next 45 minutes. We will be talking about two important matters in life. And that is, first, our health. Second is our wealth, or sa Tagalog, ating pong kabuhayan, ating pong hanap buhay. So we believe in Sante that these two things in life are very, very important. Hindi pwedeng mag-suffer ang health. And at the same time, hindi rin pwedeng mag-suffer ang ating wealth or kabuhayan. So, just to give you an idea, pag ang tao talaga hindi healthy, like ngayon, yung crisis natin, health talaga ang main issue. No? We are so afraid of our health. So, that is why we in Sante
we believe that we have something that can help our immune system to keep ourselves healthy. Kasi pag ikaw ay healthy, you feel more secure and happy. Okay, so isipin mo na lang kung ikaw ay walang sakit, parang mayamang-mayaman ka talaga. Now, equally important naman is wealth. No? Kapag ikaw ay wealthy, nga lang kung ikaw ay hindi healthy at the same time, hindi mo rin pakikinabangan. So, in Sante, we believe dapat may balance ang health at wealth. And in Sante, we can actually deliver. We can actually give you both being healthy and being wealthy at the same time. Okay, so to give you more on the details of who Sante is, ano ang produkto, paano kumita sa Sante, ladies and gentlemen, let me bring you again our featured speaker for tonight, Mark Dominic Alonzo. Take it away, Dominic. Again, thank you, Sir Ian. So let me just share my screen. Alright, so ayan. Paki-inform naman po kung nakikita na po ng lahat yung screen natin. Clear na clear, Dom. Alright, so once again, magandang gabi po sa ating lahat, most especially sa mga first-timers na nakasama po namin ngayon, either via Zoom or via Facebook Live. Masaya po kami that you are here watching us right now. So ito lang po, for the next 45 minutes and so, I will be sharing about opportunity of Sante and how can this opportunity help you, your health, or maybe sabi nga ni Sir Ian kanina, it's either your health, your wealth, or yung pinakamagandang option, both. Mas maganda siguro yun, Sir Ian, ano, health and wealth ang pag-usapan natin ngayon. So, okay, let me start my presentation. And usually when I start our presentations, even dito sa aming, sa aming group, dito po kasi ako sa Nueva Ecija, sa Central Luzon. Okay, so every time we conduct these talks or seminars or presentations, we usually start with this topic. Ayan, so the 10 basic dreams. Okay, masarap po bang pag-usapan ng pangarap? Okay, bibihira na kasi natin 'to na pag-uusapan, and most of the time, parang for others, medyo corny pag-usapan ng pangarap. 'Di ba? Parang kapag nasa labas at sinabi mong pangarap, ang jologs mo naman. Pare, pangbata lang 'yan. 'Di ba? May ganun tayong connotation that dreams are not for the young at heart, yung dreams, para lang yan sa mga, alam mo yon, malalawak imagination. But let me get straight, everyone, partners, and for our guests. Dito po sa Sante, masanay na po kayo because we talk about dreams a lot. Masarap pong pag-usapan ng pangarap. Lalo na kung pag-uusapan natin kung paano maabot ang mga pangarap na yan. Tama po ba? So let me share, ano ba yung unang-unang basic dream ng isang Juan de la Cruz? And I hope, no, and I'm sure mag-agree tayong lahat dito. Yung makawala tayo sa utang. Right? So, di ba, lahat tayo, at some points, hindi, siguro, maybe, kung ikaw wala kang pagkakautang, well, di ba, you're very blessed, no? Pero for the most of us, mga tao, di ba, at some point, na-experience natin mga utang. Di ba? And there's nothing wrong with that. For us, no, pag may nagpa-utang sa'yo, ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, mayroong nagtiwala. At syempre, bilang isang tao, dapat pangarapin po natin makabayad sa utang. Tama, ang utang po ay binabayaran, hindi po tinatakasan. Okay, so dapat yan po ang una, makabayad tayo sa utang. Kasi bakit? It's for your own peace, eh, di ba? Para ikaw, hindi kayong parang unlate ng mundo mo, dadaan ka dapat dito sa kabilang, sa kanto na to. Pero nakita mo si Aling Nena, diba? Meron ka pang balance, di ba? So ikaw ngayon, sa kabila ka pupunta. So, my point is, masarap pong buhay na wala tayong iniisip na utang. Debt-free, okay. Number two, for sure, lahat po tayo, ito, malaki ang hugot ko rito sa house and lot. Kasi ako personally, we've been renting kaming family, no? And ako personally, kasama ko yung mother ko. Nagre-rent pa lang kami as of now. But of course, isa sa mga pangarap ko, and I'm sure marami sa mga nanonood sa atin ngayon, pangarap din po ang magkaroon ng sariling bahay at syempre kailangan may lote. Kailangan house and lot yan. Alright? Iba po ang ako na experience namin. Alam mo, kung makaka-relate po kayo, pwede kayo mag-comment dito sa chat box, sa Zoom or dyan sa live, sa Facebook. Naranasan nyo ba yung gusto nyo pagandahin yung bahay nyo? Kaso medyo pigil. Kasi nga, iniisip mo, sayang, di pa naman sa amin. Di ba?
Pero kapag sarili mong bahay at lupa, iba yung kahit magbuhos ka ng budget dyan, walang problema kasi sa'yo naman na yan, lifetime. Tama po ba? If you agree, you can comment down sa ating chat box, ano? At kung nangangarap ka ng ganitong klaseng bahay, di ba, yun nga lang, suggestion ko, pag dito sa Pinas, lagyan nyo ng bakod. Okay? Para mas secure, di ba? American style kasi itong nasa picture natin. Alright, pangatlo, magkaroon ng sariling sasakyan. Ato, medyo segue lang ako ng konti, ano? Alam niyo po, meron din akong hugot dito sa sasakyan. I remember, nung siguro mga 1 or 2 years ago, meron po kasi akong nagagamit na motor before. So okay naman, nagagamit ko siya pang service, diba? Lalo dito sa province, very useful ang mga motorcycles, diba? Mga single. So one time, papunta ako dun sa, may pupuntahan ako, nagbumotor ako. Alam mo yung sobrang base na base ako, tapos nagpabango pa ako. Alam mo yung fully get up ka, diba? Yung feeling mo sobrang, ikaw yung pinaka-pogi sa buong mundo. Ganong feeling. So at the middle of my driving, alam niyo po, big kasi, parang mga 20-minute drive yung pinuntahan ko. At the middle of my travel, umulan, umambon. Alam niyo, all of a sudden, talagang yung feeling kong fresh na fresh, gayak na gayak ako. Tapos biglang umulan. Wala akong choice kundi pumarada sa waiting shed at naging time at tumila yung ulan. So imagine niyo kapag nakakotse, di ba iba yung confidence level somehow, di ba? Syempre nakahawak ka lang sa manibela, di ba? Naramdam mo lang yung buga ng aircon, umulan, umaraw, swabe lang yung biyahe mo. And sino po sa inyo ang nangangarap din at gusto rin talaga makapaglabas ng sarili niyang sasakyan? Pwede po kayong mag-heart, mag-like dyan sa ating Facebook Live and dito rin sa ating Zoom. Meron po kaming napakagandang balita patungkol po dyan sa sasakyan. Later on, I will discuss the details. Alright? Next. Dom, yes, sir? Singit. Baka yes, sir? Singit. Balita ko malapit na. Oh, yes, sir. Actually, thanks to Santi kasi talagang yung pangarap ko dati and after 2 years time, sir Ian, talagang naging possible siya. And courtesy of Santi International. Yan. Excited ako, sir Ian, kasi i-share natin mamaya kung paano makukuha sa Santi yung pangarap nating sasakyan. Wow. Yan, kaya very exciting. Sa mga nanonood po sa amin, yes po, tama yung narinig ninyo. Here in Santi, you can have your own car. Medyo na pre-em ko tuloy, ano? Pero mamaya, explain natin yan in details. Alright, okay lang, sir Ian. Okay lang. Alright, so going back dito sa savings, I'm sure we all realized how important savings is. Do you agree? Lalo sa gintong crisis. Ang mga tinuturo po ng mga financial gurus natin or mga mentors natin sa field na to, ang savings pala, dapat meron kang up to 6 months na, alam mo yun, reserved fund. Na kahit wala kang totally gawin for the next 6 months, kaya mong, alam mo yun, kaya mong mabuhay normally and comfortably. And sa mga gintong klaseng pagkakataon po natin, nakikita talaga yung importance, di ba, ng pagkakaroon ng savings. Sabi nga ng kasabihan natin sa Pilipinas, pag may sinuksok, may madudukot. Diba? So, importante po yan. And I'm very proud to say, no, that dito sa Sante, lahat po yan, na-open ako sa mga ganyang mga kamalayan, ganyang mga bagay na before, for me, akala ko, pang mayaman lang yan, pang mga ano lang yan. Pero dito po talaga, I saw the importance of having savings, personal savings. Alright, next, travel. No, I'm sure. Marami dito sa Zoom meeting na to or just sa mga nanonood sa live ang talagang uhaw na makapag-travel. 'Di ba? Yung beach ka na. Talagang kulang na lang talaga mag-dive ka sa kung saan tubig diyan na meron, 'di ba? Because we love to travel. Ano? Napansin ko as human, lalo as Filipinos, we really love to travel. Tama? So sino po sa inyo ang gusto talaga mag-travel once okay ng lahat, talagang mag-book agad ng flight? 'Di ba? Si Sir Ian, ako Sir Ian, saan ba ang next na destination na gusto niyo puntahan? Di ba? Marami, national pa yan o international, no? We all love to travel. Lalo na kung libre. Di ba? Kung ikaw gusto mo makapag-travel ng libre, pwede ka mag-comment dyan sa chat box natin kung saan mo gustong makapunta right after this COVID situation, no? Ako, ang pangarap ko po talaga mapuntahan ay somewhere sa Europe. Okay, isa po yun sa mga pangarap kong destinations ang Europe. Alright. And next. Ito, I think hindi ko na kailangang i-emphasize more of this. Ang good health, mga kapatid.
sobrang importante. Lagi ko nga sinasabi eh, itong good health na to, it's more than doon sa mga 9 other dreams natin na basic dreams. It is the most important. May mga joke kami eh, no? May ano ka, may Lambo ka. Grabe, no? Meron kang mansion. Di ba, meron kang dollars account. Pero stroke ka naman, di ka nakakagalaw. Di ba? So, parang useless. Okay naman, bedridden ka for some, di ba, ano may sakit mo. So, our point is, here in Sante, we try to balance everything. Tama? Sabi nga ni Sir Ian, health and wealth at the same time. So, dapat i-value po natin. Ang good news naman dito, mga partners and our beloved guests, okay, meron kaming sobrang nakaka-proud na product na i-introduce sa inyo later on sa presentation na to. Okay, good education. Importante po ito. Alam niyo po, meron akong medyo nakakalungkot na reality. Narinig ko lang din sa isang speaker, but nung narinig ko, I totally agree. Alam niyo po, unfortunately, marami sa mga, huwag tayo lumabas ng bansa, okay, tayo-tayo na lang. Now, many Filipinos, lalo na yung mga bata, no, alam niyo yung meron silang dream to become a lawyer, a doctor, kaso dahil hindi nakapaghanda si nanay, si tatay, for some reason, di ba? Ang nangyayari, yung dreams ng mga bata, ng mga, di ba, ng mga kids yung nasa sacrifice. Pero okay lang po yan. Even ikaw wala ka pang anak or may anak ka na, hindi pa puhuli ang lahat. Sabi nga na Sir Paul kanina, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang dami pong opportunities sa paligid. Okay? Ang dami pong source ng hope. Okay? Ang point lang po dito, we really have to prepare for the education of our kids or kung meron na po kayong anak ngayon or nagbabalak na ng mag-anak this year or next year, pagandaan po natin pare-parehas yan. Okay. Okay, last, this is the 8, I think, this is the 8, basic dream, financial freedom. Ayan, ito pag-usapang pera, alam ko lahat tayo buhay pag-usapang pera. Tama ba? Sino sa inyo gustong-gusto pag-usapan ang pera o paano kumita, di ba? Ako, gustong-gusto ko rin yan. Before, alam nyo, hindi ko masyadong pinapansin yung mga ganyan. Feeling ko, hindi ko kaya rin ano ba yung financial freedom na yan. But what is financial freedom, by the way? Ibig sabihin po yan, wala ka ng any financial worries. Okay? So, ibig sabihin, kahit ano pa yung bills na meron ka, it's okay kasi it's covered. Okay? Kapag meron mga unexpected na, di ba, mga gastusin, okay lang yan. Swabe ka lang, smooth ka lang. At higit sa lahat, ang financial freedom po, ganito. Kapag nagpunta ka sa mall, di ba? At nakita mo yung napakagandang sapatos, bagong labas na Nike. Di ba? Ang layo pa lang na in love ka na. Di ba? Kaya naman sa mga girls, no? Di ba ka-relate yung girls eh? Kasi parang basketball shoes agad yung pumapasok sa isip. Sa mga girls, nakakita kayo ng sobrang gandang necklace or dress, di ba? Habang papalapit ka, may eureka feeling. Ito na yung perfect for my birthday or for, di ba? Kung anong saan mo gagamitin. Tapos nung tiningnan mo yung tag price, bigla kang nalungkot. Tapos ang sabi mo, tumalikod ka, hindi naman bagay sa akin yan. Di ba? Medyo may kabig kang ganun. Kasi ang totoo nun, hindi lang talaga tayo, hindi tayo na-enjoy yung financial freedom. Alright? And I believe sa lahat po ng nanonood ngayon, lahat tayo ay nag-aasam na magkaroon po tayo ng financial freedom, most especially for our family. At kung may mga anak na po kayo, for sure, you want the best for them. Tama po ba? Alright. Alam niyo po ang financial freedom, meron po yung kakambal. And kailangan kasama talaga lagi ng financial freedom, etong time freedom. Okay? Kasi po, marami tayong mga, for example, no, yung ating modern day heroes, ika nga, yung OFWs. No? So, syempre, saludo tayo sa mga OFW. Pero ang realidad po nila, they may provide all the needs of their family. Kaso nga lang, ang nagiging kapalit po is the time. Okay, meron kaming partner po dito sa Kabanatuan, dito sa Nueva Ecija, no? Sabi niya, alam mo, Dom, partner Dom, for 15 years, halos talagang hindi ko nakabanding yung anak ko. Wala ako sa graduation, wala ako sa birthday, wala ako sa debut. Diba? Na-miss out niya lahat yon. Bakit? Kasi yung trabaho po niya, nasa sales din siya before, maabot talaga siya ng alas 12 ng madaling araw. Aalis ng tulog pa yung pamilya, uuwi na tulog na yung pamilya. Okay? Pero syempre, iba-iba yung sacrifice. Pero ito po yung point. If there is an opportunity that can provide you both financial and time freedom, will you be interested? Kasi yan po ang ituturo i-share namin sa inyo ngayong gabi. Alright, and last but not the least,
Kapag once nakuha niyo na po yung 9 out of 9 na yan, na mga una kong na-share, this will be the last. Siyempre, hindi dapat matutunan natin kung paano maging generous, di ba? Maging, sabi nga nila, hashtag sharing is caring. Di ba? Kaso nga lang, siyempre, mahirap naman makatulong kung tayo mismo is medyo kulang-kulang pa. Tama? So, ang goal natin, makapag-provide muna tayo for ourselves, for our family, and then eventually, di ba, makatulong tayo sa kamag-anak, sa ibang tao, etc. Okay? So, sa mga nanonood po ngayon, sino sa inyo gusto nyo perfect 10 out of 10 ang makuha? Just comment in the comment box 10 kung gusto nyo po lahat yan. Okay? Ako talaga, yan ang mga goals na syempre ina-achieve natin even at a young age. Alright, now, medyo maging honest po ako sa inyo. Okay? Maybe nagtataka kayo, bakit kalbo na siya? Dati babae yan. Okay, so ito magiging realistic lang po tayo. I believe, no? Lahat po ng mga na-share ko sa inyo kanina, the 10 basic dreams, I believe if you will ask lahat ng tao sa labas, of course they will answer kung tatanungin mo sila, gusto mo ba ng mga dreams na yon? Of course they will answer a big yes. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng mga yon? Pero ito lang po yung sabi nga ito yung parang check, 'di ba? Pang check and balance mo. 4 questions to ask yourself. Okay? This may be hard, mga kaibigan, mga kapatid, pero this might, alam mo yon, this might enlighten you at some point sa mga bagay-bagay. And hopefully, mangyari po yun. Unang question, kung ano man po yung ginagawa nyo ngayon, okay, will it give you your dreams 5 years from now? Okay? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Alright? Pangalawang tanong, yung ginagawa mo ngayon, pinagkakaabalahan or pinagkakakitaan mo ngayon, alright? Gusto mo pa rin bang nandyan ka 5 years from now? Okay? Medyo ano pa lang ngayon, ano? Maganda kasi hindi na magkakasama. Kasi sa pangatlong question natin, yung mga katrabaho mo, di ba? Yung boss mo, yung coworkers mo, yung environment mo, sila pa rin ba yung gusto mong makasama 5 years from now? Safe kayong makasagot dyan ngayon. Kasi dati nasubukan namin eh, tinanong ng speaker yan. Sabi nung isa, ayoko na po, ayoko na. Nakalimutan niya, kasama niya pala yung boss niya sa presentation. Ayun, di ba? Napagalitan. Biro lang po yan. No? So, ayan, and last question, yung ginagawa mo ngayon, will your job be able to provide yung educational needs ng mga anak mo? Okay? Ngayon or in the future? So, ito apat po na to na question. These are just, alam mo yun, just to ask yourself and try to evaluate, di ba? And ito po yung aming suggestion, ano? If meron po kayong answer na kahit isa lang dyan, na no, okay, na either number 1, 2, or 3, or 4, or baka perfect 4 mo yan, di ba? Kapag may sagot kang no, this is the perfect time para i-consider po kung ano i-offer namin sa inyo tonight. Okay? And excited po ako actually na wala na nalagpasan ko na yung kaba factor. Okay? Andun na ako sa nakaka-enjoy kasi nakaka-excite if you will be helping a lot of people. Alright, so tuloy na po natin. Ano? Ang goal po namin dito sa Sante is for you to become healthy, sabi nga ni Sir Ian kanina. Hindi lang yon, dapat healthy and wealthy at the same time. Kasi, ewan ko kung mag-agree kayo ha, kasi sabi nila, pag wala kang pera, kahit wala ka namang sakit, lahat sumasakit. Di ba? Pati yung ulo mo sumasakit, pagtingin mo sa rep, parang dagat. Bakit? Puro tubig. Pati yung pusang walang kamalimayan, nasisipa mo pag wala kang pera, di ba? No, but kidding aside, of course, you want time and financial freedom to be wealthy. And higit sa lahat, after all, ito po yung goal natin. Yung feeling of security and yung masaya tayo. Not just for ourselves, pero higit sa lahat for our family, for our loved ones, and for our future. Good news po, sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon, Sante International, for the last 13 years, we are in the business of transforming lives. Palakpakan naman po natin ng Sante, kahit virtual lang dito sa Zoom or dyan sa comment box. Okay, you can send your clap emoji. Ayan. Alright, so, just officially start, no, sa lahat po sa inyo, marami sa inyo nagtatanong, okay, I want to do business, okay, ano ba yung proposal nyo, how to start, etc. Ito po yung aming i-share.
Meron po kayong apat na dapat kilatisten or i-check, di ba? Or silipin sa isang kumpanya or sa isang proposal bago po kayo magsimulang magnegosyo. Una, yun po yung company profile. Okay, isa-isayin po natin ito mamaya. Pangalawa, yung produkto. Pangatlo, yung syempre, kikita ba ako dyan? And pang-apat, yung business system. So yung apat po na yan, yan po yung utang ko sa inyo ngayong presentation ngayong gabi. I will share to you the company profile, products, comp plan, and the business system of Sante International. And to start with, okay, simulan po natin yung sa profile ng Sante. Who is Sante? Okay, maybe sa mga specialists, sa mga guests po natin, ano, maybe this is your first time hearing this presentation. So let me help you. Pakilala ko po sa inyo, sino ba si Sante? Si Sante po, actually, it's a French word, which means health and wellness. Okay, so clearly, we are in the health and wellness industry. Ano po? Ngayon, ito po yung ating mga board of directors. Okay, of course, si Sir Joey, si Sir Joey Marcelo, of course, our Chief Executive Officer. Si Sir Paul Caluwag, of course, ang ating Chief Network Development Officer. Sir Eric Maranan, Chief Financial Officer. And of course, si Ma'am Minette Carag, ang ating Chief sa Product. Alright? So to give you an overview of who Sante is, alam niyo po, 13 years na po nag-ooperate si Sante sa Philippines and international. And what is that for you? Diba? Ibig sabihin po, itong kumpanya pong pinopropose namin sa inyo is not a startup company. Established na po ito. Okay? And syempre, pagpapasok kayo sa isang kumpanya, saan niyo po mas gusto? Sa medyo bago-bago pa lang o talagang sa subok na ng panahon? Veterano na, sabi nga nila, diba? Of course, doon tayo sa stable, doon tayo sa established company. And Sante has been the top producer of barley products. Actually, nakalagay dito in the Philippines, pero gusto kong i-edit to kasi right now, we are really on the track. Diba? We are on the track of being the best and the top producer of barley products, not just in the Philippines, pero talaga sa buong mundo. Totoo po yan. No? It's just the truth kasi sobrang ganda ng produkto natin. Mamaya, manalaman niyo po bakit namin nasasabi yan. We have 70 years of combined marketing experience. At itong mga may-ari po ng company, sila Sir Joey, Sir Paul, no, Sir Eric, and Ma'am Minette, very hands-on sila sa business. At sila, hindi sila yung bagito pagdating sa ganitong industriya. Okay? Napakadami na po nila experience. That's why, wala pong doubt, they are running Sante International strong for the past 13 years and counting. Alright? So if you're proud of our company, lalo sa mga members natin, pwede nyo bang i-comment dyan sa ating chat box yung word na Sante. Yan. So syempre, very proud tayo sa company natin. Alright. So ano po ba ang vision, mission, values namin? Napakasimple lang. Maging global provider ng premier wellness products and services. Before it was just a vision. Pero ngayon po, unti-unti, nakikita na po natin yung realization ng vision na yan. Of course, with the board of directors leadership, alam niyo po, nangyayari talaga. Nakaka-proud to be part of this company. Okay? Ang mission, napaka-powerful. Help people live better lives. So sa lahat po ng nag-invite po sa inyo at nanonood kayo ngayon dahil pinilit in-invite kayo ng mga tao nag-invite sa inyo, huwag po kayong magalit, huwag po kayong magtampo o mainis. Actually, dapat maging thankful po kayo kasi kung nandito kayo ngayon, it just means the person who invited you wants to help you na magkaroon kayo ng better life. So mamaya, pagkatapos itong presentation, balikan nyo sila. Ano, pasalamatan nyo naman. Diba? And of course, guided tayo ng mga values. Ang favorite ko dito, yung courage to try new things. Kasi marami po sa inyo siguro sa nanonood ngayon, maybe wala kang experience sa negosyo, natatakot kayo na sumubok ng mga ganitong bagay. Well, let me share to you, no, sa mga nanonood po ngayon na first-timers at nagbabalak pasukin ng Sante na negosyo, huwag po kayong matakot sumubok ng bagong bagay. Okay? Kasi pag wala po tayong bagong bagay na ginawa, wala tayong bagong resulta. Isa po yun sa values ng Sante. Alright, ngayon, para mas makilala niyo po yung ang Sante as a company, let me just share to you, ano yung mga strong, okay, yung mga strong profile, okay? Ako na magmamayabang sa company natin. Okay, quote in quote, ako na magiging mag-flag sa company natin. Of course, una,
meron tayong international offices, no, in 10 countries. Napakadami po. Meron tayo sa Asia, Hong Kong, Singapore, okay, sa Qatar, Bahrain, madami po tayong branches dyan. We have in Europe, we have Sante Cyprus, and opening pa ang Sante Bulgaria, all right? Of course, ang leader natin dyan, si Mentor Michelle Malinaw. Ay, sa Bulgaria, tama. Tapos si Sir Mick Sali sa Sante Cyprus, alam nyo, nakaka-proud. Nakaka-goosebumps, naalala ko, Sir Ian, ano, and sa lahat ng nanonood, yung Salvo. Grabe, mixture ng mga lahi nandun sa Salvo. Nakaka-goosebumps. And you know, grabe, iba po ang international penetration ng Sante. It just proves that the company, your company, Sante International, is very reliable and sustainable company. Stable na po talaga tayo. Hindi lang po yon. Okay? Isa po sa sobrang halagang dapat i-secure ng mga kumpanya is yung kanila pong long-term na supplier. Okay, or source ng produkto. Okay, ang maganda po sa Sante, wala tayong third-party supplier. We have our own barley farm in New Zealand. Grabe, palakpakan naman po natin. And alam niyo po, dati, 2 years ago, kapag sineshare ko to, lahat po yon ay third-party or third-hand or second-hand information. Okay, share-share lang ng naririnig kay mentor. Di ba? Pero ngayon po, as I share to you, I can really say that this farm, sobra talaga. Napuntahan po namin at ginawa namin yung ritual na kumain kami ng fresh barley grass. And sobrang ganda. Alam niyo po, sobrang nakaka-proud. If I'm not mistaken, parang Sante lang ang nakagawa ng ganito, no? Sa lahat ng mga direct selling companies sa Philippines. Meron tayong manufacturing facility doon and syempre yung warehousing natin. Hindi lang yan, ito pa, another update. Grabe. Meron tayong tinatayo, ongoing construction of a Sante warehouse facility and laboratory in Silang, Cavite. Grabe, kung hindi ka pa naman ma-convince talaga at mapaniwala na stable ang Sante, okay? I hope not, pero ito po, totoo po ito. Sinisimula na pong itayo yung ating warehouse facility sa Cavite. And of course, ito ang ating mga brand ambassadors. Dati si Kuya Kim lang for almost 10 years, I think, at ngayon nadagdag na yung aking kuya, si Kuya Mateo Godicelli. Ako po speaker, pagbigyan nyo na ha. Ayan, si Mateo Godicelli po ang ating latest brand ambassador. Alright? By the way, we want to call them ambassadors, not just endorsers, no? Kasi, di ba, madaling makuha ang endorsers. Pero ang ambassador, it must be, di ba, years yan ng partnership. And proud to say si Kuya Kim and si Mateo talagang, we can say that they are our product ambassadors or brand ambassadors. Alright. And last but not the least, meron tayong luxurious properties. Dinagdag ko to partners because I want you how the company is, alam niyo kung paano mag-isip yung company natin. You know, the company can always, alam mo yun, raffle lang ganito, raffle lang ganyan. But the problem is, kapag ganun, isa lang tao makikinabang. Tama? But I can always do that. Pero ang company, iba kasi ang Sante. Yung mga leadership natin talagang mga idol natin yan. Sila Sir Paul, sila Sir Joey, syempre, di ba? Si Sir Eric, Maminet. Nag-invest sila sa mga properties na pwedeng magamit po ng libre ng mga members ng Sante. Perks lang po yan. Okay, ako po, never ko ma-imagine makakasakay ako ng yate. Alam naman natin, medyo pang mga elite people yan. Pero with Sante, partnership program, naku, na-experience ko po yan. Okay, meron tayo sa yate, sa Pico de Loro, sa townhouse, and ito, I think 2 years ago, in-announce si Sir Joey na mayroong property sa Boracay, no? And nakaka-proud. Imagine niyo. Tapos pinapagamit yan sa mga business owners ng Sante. Kaya sa mga nanonood po ngayon ng mga guests, kung kayo po ay traveler at talaga namang travel is life, travel pa lang po dito, sulit na. Wala pang negosyong usapan. Pero syempre negosyo ang main factor natin dito. Alright, so moving on. Okay. Pag-usapan naman po natin yung produkto. Alright, I believe right now mas nakilala niyo na po yung company natin. Let's talk about the products. Ang produkto po ng Sante is that na-rediscover ni Dr. Yoshihide Hagiwara. Yun po yung barley grass. Okay, bakit po maganda itong produkto? Kasi ito lang po ang tanging halaman, sabi ni Dr. Hagiwara, na na-discover niya na kaya talagang makapag-supply ng nutrition ng body natin from birth to old age. Okay? Kahit bata,
Actually, kahit buntis o mga matatanda, very safe po uminom ng barley. Ganyan po kaganda yung produkto natin. Mayaman po siya sa minerals, vitamins, amino acids, enzymes na kailangan po ng katawan natin for proper body functioning. And syempre, pampalakas ng immune system. Diba? Sabi nga ng isang doktor eh, kapag malakas ang immune system mo, kahit anong klaseng sakit, kaya niyang labanan. Diba? And ito, papakita ko po yung mga produkto natin. Of course, certified tayo ng FDA, approved tayo ng FDA, certified tayo ng halal, ng BioGrow, of course. Okay, and talagang quality products po yung in-offer namin sa inyo. Alright, so ito, medyo papasadahan to po sa inyo yung mga products na meron tayo. We actually have 5 series sa products. Kamusta po kayo? Okay, I hope you are all learning and you are all knowing our company better, no? Alright, thank you, Sir Ian. Thank you. Alright. So meron po tayong 5 una. Una na po dito yung Nutraceutical Series. Ito po yung pinaka flagship product natin. Dito yung barley juice, barley capsule. Ayan, kung nakikita po ninyo, yung Daily C natin na grabe naman, sobrang benta. Lalo ngayon, imagine nyo kung di ako nagkakamali, yung 7-month supply na sinabi ni Sir Joey nung kaka-lockdown pa lang. Kung di ako nagkakamali, in 1 month time, naubos or less than 1 month. No, yan po yung isa sa mga best sellers natin ngayon. Ang barley juice po natin, ang maganda po dyan kasi ito ay purong barley juice. Okay, hinalo lang ng stevia pero medyo may konting manamis-namis na lasa. Kung tatanungin niyo po ako anong lasa ng barley juice, lasa po siyang parang medyo tea na medyo manamis-namis. Kung familiar kayo sa matcha na flavor, sa mga milk tea or mga frapp, ayan po, ganun po yung lasa para sa akin. Pero may nagsabing iba, lasa daw tinola. Hindi ko alam kung saan ang galing yung tinola na yon. Okay. Pero hindi po siya mapakla kasi marami ako ng mga customers. Ano, pag mabili sila, mapakla ba yan, sir? No, parang gano'ng kasing connotation natin, di ba? Pag sinabing herbal, organic, mapakla, mapait, hindi po. Ang Santi Barley Juice natin, yung taste niya, ma-enjoy nyo sobra. Promise. Meron din tayong yes, sir? Baka yung tinola niya, sobrang dami ng malunggay. Lumasa na, sir. Lumasa na, sir, yung ano, sobrahan, ano? Anyway, baka medyo kakaiba yung taste buds nung nagsabi ng tinola. Okay? Depende na po sa inyo. Alright, so meron din tayong variant niyan, yung capsule. Ang maganda sa capsule natin, yan po, wala ng stevia. Bakit? Kasi capsule naman na siya, diba? Iinumin mo na lang, and hindi mo siya ititimpla. Ang maganda pa po dito, hindi kayo dapat kabahan kasi, diba, I understand, medyo maraming tao parang akala nila yung mga capsule is parang may plastic material that are harmful for the organs. Well, let me share you po, ng barley capsule natin is made out of vegetable capsule that is very safe sa ating mga organs. Ang dali rin niya malusaw eh. Diba, so ayan, pag nilagay mo siya sa tubig, I think 30 seconds to 1 minute or so, mga ganun lang, makikita mo nadidissolve na siya. Okay? Very safe sa ating organs. Okay? And lastly, sa ating Nutraceutical Series, ito po ating Daily C. Ito po ay sodium ascorbate Daily C, ibig sabihin non-acidic. Okay? Kung kayo po ay acidic at gustong uminom ng vitamin C, huwag po kayong iinom ng ascorbic acid. Oh. Okay? Kasi yun po yung acidic talaga na vitamin C. Pero, kapag sodium ascorbate, which is yung Daily C natin, alkaline po yan, non-acidic. Kaya very safe sa tummy. Okay? Dito lang po tayo sa Health and Beverage Snack Series. Okay? Dito naman po, meron tayong 5 produkto. Meron tayong 2 variants ng coffee. Una, yung ating fusion coffee. Ito po ang color green. Ang maganda po dyan, siya ay alkaline din. So, kung coffee is life kayo, pero acidic, ito na yung sagot sa inyong panalangin. Okay, it's very safe sa stomach. Marami na po kaming testimonies dyan na acidic sila. Pag nag-3-in-1, ina-atake na acidity. Pero nung uminom ng fusion, wala, talagang suwabe. May-enjoy nyo talaga. Okay, sa mga nanonood po ngayon, sa Facebook at sa Zoom, di ba? Kung kayo po ay acidic at talagang mahilig kayo magkape, subukan nyo po ang coffee natin na fusion. Promise. Guaranteed po yan. Okay, ano pangalawa natin na coffee is yung Boost. Ito pong color black. Ito po, hinaluan to ng Tongkat Ali. Ang Tongkat Ali po ay napatunay meron siyang mga properties na nakakapag-boost ng energy, endurance, and performance. So, kung may kakilala po kayo
Una, night shifters, mga call center agents, or nagda-night shift, graveyard shift kung tawagin sa mga restaurant, di ba? Painumin niyo po nan. Painumin niyo po niyan para gising siya buong magdaman. Hanggang 3 days gising po siya. Hindi, joke lang. Joke lang. Yun ay kung ubusin mo yung 1 box ng isang gabi, di ba? Pero kidding aside, maganda po yan kasi may tongkat ali. Energy booster. Okay, and sa mga isang market din po niyan para sa mga mag-asawa. Okay, kung kayo po ay merong problema, seriously, pag meron kayong problema sa inyong pagmamahalan, di ba? Kung medyo nang lalamig at medyo kulang si misis, nakukulangan si misis. Okay, inuminom po kayo ng boost, walang halong biro po. Okay, magiging, madadagdagan po ang pamilya ninyo. Instant. Wow. De, joke lang. May tongkat ali po kasi siya, kay energy booster talaga. Next, ito po ating, actually hindi updated itong slides ko, sorry. Pero may bago tayong packaging ng Fit and Trim. Yung dati nating green tea, ngayon po Fit and Trim na siya. Kasi bakit? May mga bagay sa buhay daw na kailangan nating alisin. Baggages, di ba? So parang ganun po ang marketing natin dyan, ano? Kung gusto mong I let go ang mga bagay-bagay, mag-Fit and Trim ka. Di ba? Na fat burner po yan. Ang maganda po dyan, non-laxative siya kung tawagin. Meaning, kapag uminom po kayo at gusto nyo magpapayat, hindi nyo kinakailangan mag-apartment sa CR. Kasi may mga ganun pong pampapayat. Diba? Ang way niya ng pagpapayat, dudumi ka talaga ng dudumi. Okay? Kaya ang problema doon, syempre, medyo hassle, diba? Saka nakakapanghina. Dito, ipapawis niya. Yan. Kaya ang pinaka-best dito, kung kaya mo mag-exercise, workout, the best. Okay? Diyan sa Fit and Trim natin. Next, sa Fiber Energy. Alright? So, eto naman, kung familiar kayo sa, di ko alam kung pwede mag-ganon ng brand, ano? Pero yung Energen. Yung Energen, di ba, may oats siya, tapos parang ganon po yung Fiber Energy. May oats yan, may chia seeds yan, tapos syempre may barley. By the way po, ano, lahat itong mga produkto natin, infused yan with barley grass or barley extract sa ibang produkto. Okay? Ito po yung inyong healthier option sa pang-araw-araw ng mga ginagamit nyo. Okay? So ito, maganda itong Fiber Energy kasi pwede po siyang pang-skip ng meals if you are trying to lose weight. Alam niyo po, dito sa aming probinsya, may tinatawag kaming kilaban. Ewan po kung, actually, Ilocano yata yun eh. Kung may mga Ilocano po dito, kilaban. Pwede mag-comment yung mga Ilocano dito at nakakaintindi sa word na kilaban. Ang kilaban po ay merienda ng kaning lamig. Yan. Cholesterol, diabetes, yan po ang dala ng kaning lamig ng kilaban. No? Kung ikaw, gusto mo mag-snack tapos pagkikrave ka sa kanin o kaya kung anong merienda na gusto mo, ito na lang, mas better. Diba? Mataas din ang fiber neto. Okay? Fiber Energy. Alright? And last, dito sa health and beverage natin, yung Choco Barley. Okay? Para naman to sa mga, una, sa mga kids na medyo, alam mo yun, yung malakas naman kumain pero ayaw tumaba. Yan, market natin yan. Okay, yan naman, matamlay talagang bata. Perfect po yung Choco Barley. And pangatlo, para po yan sa mga bata na medyo, alam mo yun, pampatulong sa memory. Yan. Pero hindi po ibig sabihin na bawal to sa mga matatanda or sa mga ibang ages. Pwede po yan sa kahit anong age. Alright? So, moving on, pag-usapan po natin itong Body and Intimate Care Series. Meron po tayong sabon dito. Ang sabon po nyan, sobrang nakakabata. May testimony po kami dyan, ano? Kung ang market nyo ay mga, ayan, tingnan nyo naman, kitang-kita naman kay Sir Ian, di ba? Alagang sebon at barley yan, plus Soleil. Okay, maganda, totoo po, nakakatanggal ng wrinkles. Actually, anti-aging soap po ang ating sebon. Okay, para lang sa nagtatanong, ang bigkas po dyan, sebon, hindi po sesbon, okay? Sebon, medyo may konting arte kasi French word din po yan, which means it's good, yan, you know? May pa-sample Sir Ian. Pwede na talaga maging endorser Sir Ian. No? Ayan. Ang maganda po dyan, may papaya extract. So medyo nakaka-lighten siya ng skin. Meron siyang goat's milk, kaya nakaka-moisturize. At merong barley, kaya anti-aging. If you use our Sevon, I guarantee you will look 10 years younger each use. So hinahiya lang po sa paggamit. Kapag gumamit po kanya ng sobrang dalas, eh, baka bumalik po tayo sa pagka-fetus, sabi nga na Sir Ian. Okay, so, anyway, maganda po yung sabon natin. Meron din tayong lines ng mga sanitary napkins and panty liner. Ang maganda po dito,
meron siyang negative ion. Yun, no? Thank you, Sir Ian, ha? Kaso sayang, hindi nakikita sa Zoom. sa FB Live, no? Ayan, yung napkin natin at saka panty liner, it's a very good product para sa mga girls and pwede rin naman sa mga boys. Pwede gamitin ng mga boys, hindi ba, Sir Ian? Pwede niyong gamitin yan actually sa mga ano rin. Actually, sa underwear din, di ba? Maraming napiprevent yan ng mga problems sa reproductive. Yan, gusto ko yung para sa mga hindi nakakapon sa FB Live, no? Dinedemo ni Sir Ian. Kasi talagang maganda yung produkto natin. Alright, and sa oral care, para makita nila. Ayan, sir. Sige po. Mas maganda. Ayan, yan po ang ating moments, napkin. Okay, para sa mga girls na, di ba? Para sa mga periods na maging comfortable and ano kayo, confident. Moments, sanitary napkin and panty liner. Alright, so sa oral care naman, naging ano na, no? Sa oral care naman. Okay, yan po ang nagagawa ng moments. Okay, nagiging namin. Okay, sa oral care, meron po tayong fresh and clean toothpaste. Ito naman po, syempre, pampa-fresh ng ating breath all throughout the day. Ang maganda po dyan, lahat ng mga chemicals na napatunayan na mayroong mga harmful side effects, hinanapan po ng company yan ng mga alternative na natural ingredients. Pag namamaga ang bagang mo, gumamit ka niya kasi may anti-inflammatory po ang toothpaste natin. Diba? And it is 100% natural and pure. Kasi green po yung label niya. Okay? May label kasi sa mga toothpaste. Okay? Pag black, may ibig sabihin. Pag blue, may ibig sabihin. Pag red, may ibig sabihin. Pag green, ibig sabihin natural. Ang fresh and clean natin, green label. Ibig sabihin, purong-puro. Ayan. Thank you, Sir Ian, for the demo again. Okay, and last, itong pong toothbrush natin, ayan po ay nano charcoal. Yan po kung gaano ka-effective yan, gagamitin mo pa lang, papalapit pa lang yung toothbrush mo, yung germs, tumatakbo na. Courtesy of Sir Ian. Ayan, ganun po ang atindi yung toothbrush na yan. Sa sobrang tindi niya, kahit hindi ka na mag-toothbrush, malinis na yung ipin mo. De, joke lang po. Maganda yan kasi yung nauusong yun na technology ng charcoal. Maganda kasi yan talaga na pang antibacterial. Tapos may yung ano niya, yung mga bristles ba yung tawag doon? Maninipis. Kaya hindi siya yung masakit sa gums, di ba? And last but not the least, itong ating Soleil. Ito ang ating kaisa-isang product for skincare series. Ayan, maganda po dyan, meron siyang marula oil extract from South Africa. Di ba? And syempre, infused ng barley extract. Maganda po yan pampabanat ng skin. Soleil actually is a French word, another French word, which means sun or di ba, glow. Kaya pag gumamit po kayo niyan, your skin will glow. Yan, di ba? Kutis artistahin, ika nga. Yan, so Soleil. Wag na po kayong lumayo, tingnan nyo na lang yung skin ni Sir Ian, nila Ma'am Bing, yan, di ba? Syempre, mga alagang Santi Barley products yan. Okay? Kaya, by the way guys, no, sa mga nanonood po, meron po kaming separate training for this. Kasi ngayon, pinahapyawan ko lang. But we have an intensive and, alam mo yun, scientific talaga na in-explain sa mga products na yan. During our Santi product training, headed by Miss Bing Kalinawan, okay, kung di ako nagkakamali, every Wednesdays, umaten po kayo. Okay, marami kayong amazing facts na malalaman about our products. Pero ngayon, at least nalaman nyo yung overview ng mga produkto natin. Alright, so, ito po ang prinsipyo na gusto kong ipa-intindi sa ating lahat. Ano? Good products bring good business. If you agree, you can hit like button or pwede ka mag-send ng like emoji dyan sa comment box. Pag maganda ang negosyo, pag maganda ang produkto, kahit hindi ka masyadong magaling mag-market, mabibenta mong produkto mo. The product will speak for itself, sabi nga, di ba? Pero, allow me to answer these questions. Mabilisan lang. What makes the Sante products good? Di ba? So, bigyan ko lang kayo ng mga ilang pointers para sa mga nanonood po natin ng mga members, ano, kung ikaw ay talagang raketista at iniisip mo paano mo mabibenta ang produkto, ito po yung mga some points. Una po, ang magandang Santi products because it's universal. Bakit ko nasabing universal? Una, ito po ay from birth to old age. Not all herbal products ay pwede sa kahit anong edad. Maraming herbal products, mga kaibigan, merong age restrictions. Pero ang barley juice natin, kahit bata po, actually, kahit sanggol, kahit newly born, pwede pong painumin ng barley.
Pangalawa, it's religion neutral and race neutral. Ano po ibig sabihin dito? Hindi po tayo namimili. Okay? Meron tayong distribution, imagine ninyo sa Middle East, sa Mindanao. Of course, we know those are Muslim countries, sa mga kaibigan nating Muslim, di ba? But, ang lakas ng distribution doon. So, hindi po issue, di ba? Pangalawa, race neutral. Imagine ninyo, nakakabilib. May distribution ang Sante sa Nigeria. Imagine ninyo yun. Ang Africa ay nasa kabilang parte ng mundo. Diba? And sure, alam naman natin, the people there are black people, diba? Pero hindi nagmamatter yun. Kasi ang common denominator po natin dito, mga kaibigan, is our health. And health is everybody's concern. So everyone can be your market. Pangapat, all-season product. Diba? Pag tag-ulan, tag-araw, regardless, lahat ng tao gusto maging healthy, lahat ng tao ayaw magkasakit. Kaya universal product siya. And ito lang, dagdag ko lang, ano, recently, na-proof po namin that our products are pandemic-proof products. Grabe, nakaka-proud yan. Diba? Ano, hindi naman sa nagsa-celebrate tayo, no? Pero diba, maraming businesses ngayon nag-shutdown. No? Hindi naman natin sina-celebrate. No? But my point is, we are so blessed that we are part of a company na merong pandemic-proof products. And if you are looking for a business to start, dapat niyo consider itong mga to. Universal products po siya. Next, ito po ay, of course, barley-based products. Ngayon naman ang punto kung barley-based siya kasi marami po kayong health products na makikita sa labas. Promise. Kayo na mismo minsan, malilito na kayo. Ano ba yung dapat kong bilhin? Why choose barley products? Una po, superfood to. Meron lang pong 5 superfood sa mundo. Isa po doon ang barley. Pangalawa, nature formulated. Kasi marami pong uso ngayon, mga kaibigan, na 2-in-1, 3-in-1, 10-in-1, wala namang problema. Kaso nga lang, habang paparamay po ng paparamay yung ingredients na ganun, whether we like it or not, mas na-alter, nababago talaga yung, di ba, yung pagiging natural ng mga ingredients. Ang maganda po sa barley, wala, ang tawag nga na, sabi ni Sir Peter Hope, last time na nasa New Zealand kami, ang tawag sa process na ginagawa sa atin ay cold process. More of that next week, I believe, or this coming week, ano? But, no, para lang mapahagingan, nature formulated. Walang halong any chemicals. Pangatlo, apat lang po ito, by the way. Okay, pangatlo, New Zealand quality. Kasi marami may ma-encounter kayo. Hindi, sa amin, herbal din, organic din. Hindi, sa amin, barley din. Okay, tatanungin mo ngayon, saan ba galing yung barley nyo, friend? Diba? Alam niyo po ba, trivia lang. Alam niyo po ba, sabi ni Sir Peter Hope, the best quality of barley products is from New Zealand. Kumbaga sa lahat ng organic barley farmers in the world, New Zealand po ang pinakamataas na quality. Next lang yung Japan. Dati akala ko next ang Australia, pero next pa lang Japan. Pero number one top producer ng organic barley, New Zealand. And syempre alam naman natin, ang produkto po natin, quality ng New Zealand. Palakpakan naman po natin. No, we are offering the best quality products in the market. Alright? And last but not the least, kapag sinabi nila, di ba, ng kaibigan mo, hindi, galing din kami New Zealand. Okay? Ito na yung ating knockout punch, kumbaga sa boxing. Tanungin mo sila, certified ba kayo ng BioGrow? And definitely, hindi. Bakit? Kasi po, Sante lang ang tanging Filipino company na nag-aangkat ng produkto from New Zealand na certified ng BioGrow. So yung apat po na yan, what we call na alas ng Sante products. Ayan, courtesy of mentor Joel Luyong. Yan. Mamaya mag-share siya sa atin. Alright, so ngayon, natutunan nyo na po yung mga produkto ng Sante, yung kumpanya ng Sante. Alright, but now, let me share to you, ano ba yung business system na ginagamit po natin dito sa Sante International? Ang tawag po dito ay leveraging system. Okay, or mas kilala sa term na franchising system. To further explain, okay, gamitin po natin yung storya ni Ray Kroc. Okay, siya po ang founder ng McDonald's. Yan. So, ang kwento po nito, nag-start siya with a single and ordinary restaurant sa, kung di ko nagkakamali, tama ba Sir Ian, sa Chicago, Illinois. Okay, doon po ata nagsimula ang McDonald's. Okay, and... Kapitbahay niyan. Ayun, kapitbahay. Basta sa somewhere in the US. Ayan, McDonald's. Simpleng restaurant, simpleng kainan. Ang maganda dito, meron siya na-produce na magandang produkto, chicken, spaghetti, o burger, di ba? Pero alam niyo ba, trivia, no? Alam niyo bang hindi umaman si Ray Kroc because of the good products alone?
Yan po ang katotohanan. Hindi po umaman si Ray Kroc dahil lang sa maganda produkto niya. Umaman po siya, it's because in-apply niya yung leveraging system. Ano bang leveraging system? Technically, ang meaning po niya, duplicating yourself to others. So, ang ginawa niya, yung isang store niya sa Chicago, Illinois, dinuplicate niya sa buong US. Naganap siya ng mga business partners na nag-franchise ng negosyo niya. Nag-invest sa kanya. Okay? Naging business partners niya. And before we know it, di ba? Alam niyo po ngayon, grabe, actually medyo feeling ko outdated itong information na to eh. I think mas lumaki pa si McDonald's. Ngayon, imagine, 36,000 plus, all sabihin natin 37,000 ang branches niya worldwide. Di ba? Tapos 80% doon, franchise, meaning 20% lang yung siya yung nag-invest. 80% mga business partners niya, mga investors niya na nakipag-partnership kay Ray Kroc. And right now, nagsasell sila ng 75 hamburgers globally per second. So imagine ninyo, bawat nabebentang burger at fries na kinakain at binibili natin sa drive-thru, okay, kasi parang wala pang dine-in ngayon. Lahat po yan, may percentage pa rin si Ray Kroc hanggang ngayon, kahit patay na si Ray Kroc. Diba? That's the power of leveraging. Okay? Ngayon, bakit ko po shinare yan? Okay? Imagine nyo, $22.8 billion revenue. Laki. Yaman ni Ray Kroc, diba? Again, hindi po dahil lang sa magandang produkto. Yumaman siya because meron siyang magandang produkto at meron siyang sobrang powerful na system, business system, which is called leveraging. Ngayon, ba't ko shinare yun? Good news po kasi sa Santay, we use the same principle. We use the same system, the leveraging system. Paano? For example, ikaw to. Okay, if you are part of Santay, all you have to do is to do exactly kung ano yung ginawa ni Ray Kroc. Ang una niyang ginawa, naghanap siya ngayon ng mga partners, mga investors, di ba? Mga kasosyo sa negosyo. Pwedeng family, friend, classmate, office mates. Una, benta mo na ng produkto. Offeran mo ng produkto, di ba? So basically, ang point dito, kahit sino pwede mong offeran. Ngayon, depende na sa'yo kung gusto mong isama tong huli. Di ba? Kung hindi man kayo, pero, di ba? Hindi man kayo naging mag-partner, pero kung gusto mo siya maging business partner, depende na sa'yo. Di ba? Pero bottom line, anybody or anyone can be your business partner. Regardless of anything. Di ba? Now, syempre, by using the power of connection, the power of yung word of mouth, kung tawagin, alam nyo po, hindi nyo po maiwasan yan. Di ba? Hindi nyo mapipigil. Kanina, nag-ano ako, nag-deliver ako sa isang partner. Sabi niya, alam mo, partner, yung isang kinakwento niya kasi yung kaibigan niya na ang tawag dito, nakita lang yung produkto na ginagamit nung kaibigan din niya, tapos bumili, ayun, gumamit ng produkto, tapos na-refer ka agad sa doon sa kanyang kaibigan. Kumbaga parang nagsasanga-sanga na. The word of mouth, alam niyo, sobrang powerful yan. Not to mention yung mga tools natin online, etc. Pero basically, kapag dumami po yung inyong partners, marumami po ang naging organization nyo sa buong Pilipinas at eventually sa buong mundo. You will earn with unlimited income potential, peso and dollars. And just like Ray Kroc, mga kaibigan, you have the global business earning through the power of leveraging. Grabe, palakpakan naman natin yan, no? Virtual club. Alright? And by the way, hindi po namin yan, hindi lagi namin na dollars dyan. Hindi yan na props lang. No, because it actually happens. Marami po dito sa mga idol ko po rito sa Zoom and sa mga nanonood. Marami dito ang mga global earners na dollar. Okay? So, totoo po yan sa Santay. Pwede po mangyari. Now, the benefits of the Santay business system. Anong advantage kapag Santay ang pinili mo? Una, walang malaking kapital. Okay? Napaka-minimal lang po ng kapital dito sa negosyo. Hindi mo kailangan maglabas ng daang-daang libo, ng milyon-milyon. Mamaya, papakita ko po kung paano kayo makakapagsimula. Okay, and since maliit lang ang kapital mo, mababa lang din yung risk. Or actually, halos walang risk. Alright? Kasi minsan, or kadalasan, maraming tao takot magnegosyo or nadala na magnegosyo because imbes na kumita, nababaon sila sa utang. Pero dito sa Santay, wala po akong kilala na nabaon sa utang because of Santay, no? Kasi una, napakababa ng kapital. Okay, pangalawa, makikita niyo mamaya, napakalaki ng return of investment or ROI kung tawagin. Okay? Pangapat or pangatlo, hindi niyo po kailangan ng matinding experience.
Okay, sa mga guests po namin dito na nanonood, no? Meron po ba sa inyo nakapagdala ng inyong diploma? Ng inyong GPA na dapat 1 flat 1 lang ang GPA? Okay? Wala po, di ba? Because hindi po kailangan na experience. Kung experienciado ka sa sales or sa ganitong industriya, well, good for you, malaking advantage. Pero sa mga guests po namin, if you are the kind of person na katulad ko before, as in, zero experience. To be honest, ano, I hate selling. I hate doing business. Alam nyo, ayoko yan. Ang pangarap ko dati, office boy. No, wala akong experience when I started in something. But the good thing, sabi nga ni Sir Ian, ano, Sir Ian, marami akong ginagaya sa yung mga punchline natin, ha? Hindi ko naman napapansin. Oo nga, sir. Alam, ito, ang sabi niya, hindi mo kailangan magsimula na may alam ka agad. Pero kung 3 years at 4 years ka na wala ka pa rin alam, iba na po yun. Okay? May virus na rin po yun. Hindi COVID, katam virus ang ang tawag po doon. Alright? But anyway, even zero experience ka, walang problema. Kayang-kaya mo magsimula dito sa Sante. Alright? Now, ito po ang aming call. Be a Sante business owner now. Paano? Ito po ang aming best-selling package. Okay, kung tatanungin po ninyo magkano ang kapital, simple lang at napakaliit lang. 15,988. Kahit sari-sari store, mga kapatid, wala kayong maitata yung tindahan na 15,988. Okay? Ihaw-ihaw, pwede. Diba? 15,988. Pero ang point ko lang, sa 15,988 na yan, una, meron kang produkto na up to 21,000. So you will have more or less 6,000 return of investment kaagad. Hindi, actually profit na yun eh. Diba? Bawi mo na yung capital mo, kumita ka na lang more or less 6,000. Diba? Tapos provided na lahat ng mga marketing materials, mga trainings, website, etc. Diba? May Sante Protect, may Airload, etc. Alright? Ngayon, kung ikaw yung klase ng negosyante na naliliitan sa 15,988 kasi may mga ganyan po. Marami akong mga na-encounter, tinanong, magkano kapital? 15,988. Ha? Wala na bang mas mataas dyan? Okay, kasi may mga ganun talaga. Now, we are proposing to you, be our franchisee. Okay, ito po ang franchisee package natin. Napakamura, 88,988. Bakit mura? Magtingin po kayo sa labas ng mga franchisee ng mga business. Yung mga cart, yung mga food cart na mga ano, for example, yung mga shomayan, ganyan, mga shake, nako, minimum nyo mga 150 or 200. Pag sa Manila pa yan, usually nasa 300,000 yan. Ito, medyo segue lang ako sa mga nanonood po. Dito sa amin, siguro mga 3 years ago, merong nag-boom na negosyo rito. Ang tawag doon ay KFC. Hindi po Kentucky Fried Chicken, ha. Ang tawag po doon, Canto Fried Chicken. Hindi ko alam kung meron ganyan sa Manila. 15-15 lang yung chicken. In fairness naman, lasang Jollibee. Ah, meron sir, meron. In fairness, lasang Jollibee. Masarap naman yung chicken niya. So, nag-interesado. Wala pa ako sa Sante nun, by the way. Ano. Sabi ko sa sister ko, ate, ano tayo? Invest tayo sa negosyo. Ikaw maging financer. Ako mag-manage. Wala pa akong pera nun eh. Eh, kakagraduate ko pa lang yata. No? Okay, sige doon, push mo, mag-inquire ka. Nagtanong po ako. At my mind, akala ko, kasi simpleng cart lang naman, tapos prito-prito lang, akala ko mga nasa 5,000. Alam niyo po, nung tinanong ko, nagulat ako, ang franchise nila, 15,000. Wala pa po, cart pa lang yon saka yung pangalan nila. Yung manok, papaitlogin mo pa po. Di ba? wala pa operational cost mo doon. Wala pa doon yung tao mo, wala pa yung bayad mo sa pwesto. So what am I trying to say, mga kapatid? My point is, ang kapital niya po rito sa Sante, sobrang baba, pero sobrang laki ng potential. Alright? Sa mga members po natin dito, no? For sure, yung 15,988 nyo, kumita na yan ng 1,000%, doble-doble, triple-triple nang balik sa inyo. Okay? Now, let us talk about the benefits of being a Sante business owner. Okay pa ba kayo dyan, guys? Are you still learning and are you excited na maging part ng Sante? Ayan. So, ngayon, ano bang benefits ng Sante business owner? Una, magkakaroon po kayo ng 30 to 50% lifetime discount. Actually, pag franchisee ka, mayroon ka pang additional 5%. No? Sa lahat po ng product discount, lifetime. Alright? Pangalawa, mayroon kang business opportunity. I will discuss later on yung details yan. Pangatlo, naku, eto. Grabe. Online business.
everything now is online. No, ang maganda dito sa Sante, wala kang background sa online, wala kang background sa negosyo, okay lang. Sipagan mo umatin ng training, promise. Give yourself 3-4 months, depende sa sipag mo mag-aral, kaya-kaya mong matutunan lahat yan. Global business system, okay? Totoo po na sa Sante, you can really reach the world and make the world your arena for the business. Ako, isa po yan sa mga pangarap ko, makapag-build talaga ng international, okay? International business partners or network, okay? And sa residual income, ito naman po yung advantage niya, no? Makakapag-build ka dito ng, magsabi kasi residual income, you build it now, pero pakikinabangan mo siya lifetime. Di ba? So marami po sa Sante ngayon na talagang na-enjoy na yung kanilang residual income. Because they built the business 10 years ago and right now, they are just harvesting all the labor ng kanilang mga business venture, no? Ngayon, now, let's talk about, I'm sure you've been waiting for this, no? How to earn in Sante business. Una po sa lahat, retail profit. Okay, kasi nga may discount ka sa produkto, ibebenta mo siya ng SRP, kikita ka. Lalo ngayon sa online. So let me share you a simple computation. Una, ito pong juice natin, 1,950 po ang kanyang SRP. Ang kanyang distributor price ay 1,365. So meron kang retail profit na 585 pesos. That's 30% margin. Pero meron tayong lifetime promo sa lahat ng members na 3+1. Ibig sabihin, pag bumili po kayo ng 3 boxes, that's 4,095. Kapag practical cut, ibibenta mo lahat. 7,800 yan in total. And therefore, meron kayong profit na 3,700 kada 3+1 na box. And what if makapagbenta ka ng 1 set per week? And that's 14,000 a month. Additional income. May pangbayad na ng kuryente, ng internet, ng tubig, etc. Malaking tulong. Tama po ba? And dyan po lalabas yung 50%. Alright? Ang maganda po dito, lahat po ng produkto natin ay 3+1. Lalo kapag online po ang ginagamit yung platform or kahit offline, promise, mabilis, fast moving po ang produkto natin sa Sante. Next, sa fast start bonus. Ito naman po, it's another ways to earn. We're in para itong referral program. Alam niyo po, lahat ng kumpanya ngayon may referral program na. GCash, Paymaya, di ba lahat yan? Sa 7-Eleven, may mga ganyan na silang mga bonus. Sa Sante, ganun din po. So simple lang, if a person joins your team and be part of Sante International at nag-register po sila, okay, meron kayong referral bonus. Pag builder pack nag-register sila, meron kayong 1,000 pesos. Okay? Dire-diretso lang po yan. Kahit ilan po yung i-register ninyo, ma-sponsoran nyo sila, okay, kaibigan, kakilala, you will earn 1,000 for every builder pack na kayo po ang personally na nag-invite. Ngayon, kapag ultimate pack po yung in-avail nila, you will earn 5,000 pesos. Instant, malaking tulong, di ba? Hindi basta-basta nakuha ang 5,000 sa kung saan-saan lang. Right? Ang good news po dito, you can sponsor as many as you can. No registration limit per day at daily income po ito. Bakit? Kasi daily expenses natin eh. Tama? So daily rin ang ating profit through the fast start bonus. Okay? Pangatlo, alright, this is called infinity bonus. So paano naman po ito? For every 2 people na magre-register po sa inyo, alright, either invite nyo or hindi, may link pa po yun. So pakita ko po sa inyo simulation ngayon para mas magets ng mga guests natin, alright? So imagine this is you and for example to si Aida, nag-register sa'yo with builder pack, kumita ka ng 1,000 sa fast start bonus. Si Beth, same, nag-register ng builder pack, another 1,000 and gagana po yung infinity bonus. Bakit? Or paano? You will earn additional 1,500 pesos as infinity bonus. Ngayon, kapag si Aida, kumbaga katulad mo, nag-invite din siya ng 2, gusto niya rin kumita. Kumita rin siya ng 3,500, katulad mo, in total. Si Beth, same, di ba? Ngayon, mababasa ng system yan, meron 2 ulit na pumasok under your team and that will give you another 1,500. So the point is, for every 2 people na magre-register po sa inyo, ikaw man ang nag-invite or yung partner mo na, kikita po kayo ng infinity bonus. Dire-diretso po yan hanggang sa walang katapusan. Kaya po siya tinawag na infinity bonus. Alright, so I hope nakakasunod po tayong lahat.
All right. Thank you, Sir Ian. Next, number four, yung builder bonus po natin. Same as employment, meron po tayong inaakyat na position. Diba? Para may mga promotion din po tayo. All right. Ang goal niyo po is to become an executive director as soon as possible. Although ngayon, meron tayong fast track ED. Kung paano gawin yun, kumonect po kayo sa tao nag-invite sa inyo. Alright? So, paano nag-work yun? Kapag kayo po nakapag-sponsor kayo ng 3 to 5 tao, you will be dealer. Kapag naging nakapag-sponsor kayo ng 6 to 9, associate director, alright? Kapag 10 to 12, director. Kapag senior director, 30 to 15 na kailangan. Pero pag naka-16 po kayong directs or personal invites, you will become executive director. I-hit nyo po yan as soon as possible. Okay? Bakit? Kasi may mga benefits po. Una, para makapag-participate kayo sa mga travel. Makapag-participate kayo sa mga incentive natin, and higit sa lahat, magkaroon kayo ng more commission. Paano po yan? Ito po yung simulation natin. Alright? Medyo numbers lang po, ano, pero bear with me. Negosyo po kasi, kaya talagang dapat mapakita natin yung ano, comp plan natin. Right. Dito, let's say meron kang 5 people sa first level. Pag sinabing first level, ito yung mga personal direct mo. Personal na na-invite mo. Ngayon, yung 5 tao na yan, nakapag-invite din siya ng tigli-lima sila. Kaya may lumabas sa 25. Sila na yung second level mo ngayon. So parang lolo, tatay, apo, so on and so forth. Ganun lang yan. At ang comp plan natin sa builder bonus, bawat box na binibili ng mga partners mo, ng mga members mo, meron kang percentage or commission. Alright? So ayun po yung computation. Okay, kung hindi nyo pa maintindihan yan, okay lang. Basta ang point ko po dito, pag nasundan nyo yung ganyang formulation, 79,000 po yan, at papalaki pa ng papalaki. Unlimited income potential and good news on a monthly basis. Diba? Ganyan po kaganda ang Sante. Meron kang daily income, meron kang monthly income. Alright, so para ka na rin merong day job kasi meron kang quincena, every 5th of the month, 5th day of the month. Alright? And alright, so last two, meron tayong executive bonus. Okay? So ito medyo papahagihan ko na lang ano kasi meron tayong kinoconduct dito na understanding the compensation plan. Pero para magka-idea lang kayo dito, tutulungan mo lang ma-develop yung mga leaders mo. Nakatulad mo, maging ED rin sila. Pag nakatatlong ED ka, natatlong directs mo, naging executive director, alright, meron kang additional 4%. So yung dating 40 pesos mo sa first level, magiging 56 pesos siya. So on and so forth. Ang maganda rito, yung 11th level mo, hanggang sa infinity, may additional 4% ka pa. Bawat box. Okay? Yan ay kapag kayo po ay gold ED or pataas. Alright? For executive bonus. Yung tatlo mo, dagdagan mo lang ng 2, from gold, mapopromote ka na into platinum ED. Okay? Pag platinum naman po kayo, additional 7%. Yung dating 40 pesos, ngayon 68 pesos na per box. Okay? So malaking bagay po yan. Mukha lang yung barya, pero kapag yan nag-accumulate, grabe. Ramdam nyo yung palo sa income. Diba? Alam na mga leaders natin yan. And last but not the least, alright? Yung 5 mo na ED, dagdagan mo na ng 2. 2 more. And you will be promoted to be, diba, naka-shades ka na. To become diamond ED. So yung dating 40 pesos nyo po per box, ngayon, 80 pesos na siya per box. So meaning, ang point lang po dito, palakasin mo yung repeat orders mo, mag-develop ka ng leaders, may enjoy nyo po ang marketing plan or compensation plan ng Santi. Alright? And ito, last na to, no, sa diamond royalty. Ito, wala na itong computation, ha? Kasi ito medyo madugo na to. Okay, and dinidiscuss to ni Sir Ian or sa mga leaders natin during understanding the compensation plan. Alright, watch out for our next UCP schedule. So, ato, bukod po sa mga commissions, we have also incentive programs. Alright? So, Sir Ian, okay lang ba kung ipi-play natin itong video na to? Okay, so thank you, sir. Aside from commissions, meron pong libreng pa-travel sa Sante. Yes, wala po kayong babayaran, miski pisong duleng. Okay? So ito po, panoorin natin video. Actually, this is my first travel courtesy of Sante. Ito po ay last year. Okay? So pag may nakita po kayo dyan na saktong kapugian lang, ako po yon. Pag sobrang pogi, iba po yon. Yung mga ibang leaders natin yon. Yung sakto lang. Okay, share ko po yung screen, yung video na to. Let's watch this.
yung ano. Dom. Right. Parang ito, walang audio yung video. Listen up. Dom. No audio yata, Dom. Pero meron ni Toshi po siya talaga dapat papakita natin yung ano. Parang walang audio yung video. Ah, walang audio, sir? Okay. Alright, no sounds. Sige, sir, skip na siguro natin, ano? I don't know if bakit wala. Anyways, alright, wala pong sound yung ating video. But anyway, you can visit our YouTube channel sa atin. Doon makikita niyo po lahat ng mga pa-travel ni Sante. Okay? So skip na lang po natin to. Ngayon, by the way, ang ating travel incentive for this year. Okay? Although meron pa tayong mga travel, ano, no? Travel restrictions. Pero anyway, tuloy-tuloy pa rin po yan. Asian Cruise 2020. Ato, goal ko po ito na talagang, nako, hindi ako papayag na hindi ako makasama dito. Kasi sabi ng mga leaders, ito ang best travel nila sa Asia, sa regional travel. Tama ba, Sir Ian? Kasama kayo sa last Asian Cruise ng Sante, ano? Grabe. So, pangarap ko to. And guys, yes, all for free. Provided po yan ng Sante. Alright, and of course, aside from travel, we also have our car allowance program. May video rin po ito, pero skip ko na rin. Okay, so basically po, we offer commissions, travel, car, and may hindi pala ako nadagdag, house incentives. Nitong mga nakaraan lang, ang dami ko nakikita, mga nagsisibilihan ng lote, nagpapatayo ng bahay, courtesy of Sante. So patunay po yan na talagang grabe. Yung compensation para ng Sante, effective, totoo po yan. Bakit? Kasi marami nang napatunayan sa mga leaders natin na nabago po ang buhay because of Sante. So I will end with this slide. With our business system, paano niyo po magagawa? Simpleng tips lang po para sa inyong lahat. Una po sa lahat, alright, you must set your personal business and go a bit personal or business goals. Okay, importante po yan. Pangalawa, sipagan niyo po ang maka-attend sa mga ganitong klaseng trainings. Okay, yan po ang naging puhunan ko dati. From Nueva Ecija to Manila, 6-hour travel. Okay? 2 to 3 times a week na nagsisimula po ako, balik-balik sa Manila. Hindi ko alintana yon kasi gusto ko pong matuto. Pangatlo, okay, mahalaga rin po ito, cooperate with your mentor. Sila po ang kakampi nyo. Hindi nyo po sila kaagaw, kalaban. Sila po ang mag-guide sa inyo, okay, para magawa ang negosyo ng tama. And last but not the least, you must trust the whole process. Okay, so katulad po ako, ito yung ginawa ko, 4 basic steps, and right now, I'm thankful to God and thankful to Sante, kasi kung hindi dahil sa Sante, ano, hindi ko alam kung anong ginagawa ko ngayon, maybe, di ba, nasa employment pa rin ako, or baka sa mga nawalan ng trabaho, but to make the long story short, I'm very proud because I'm part of this company, and for our beloved guests, ang hiling po namin, partner with us, and we are willing to help you to have a better lives with the Sante opportunity. So that's it. Maraming salamat po sa pakikinig. I'm Dominic Alonzo, your Platinum Executive Director, and as always, I'm on grass. Thank you, Sir Ian. Thank you, Dom. No, it's for us to thank you for that very wonderful presentation. Actually, wonderful is not the right term. Superb, Dom. You did not disappoint, actually. Sobra ako na-impress sa presentation mo. Talagang in-depth, pero mabilis lang, no? You got it in 60 minutes, a little over 60 minutes, pero kompletong-kompleto. Very encouraging. That's our Platinum Executive Director, Dominic Alonzo, soon Diamond, no? A budding leader, no? Very young, pero nako, so much in front of you, Dom. Talagang excited kami sa... Pwede mo yung kotse mo? Nalimutan mo yata? Ako nga pala sir, no? Ano nga, di ba, Spark? Ano yung sir? Park ang name, di ba? Ano name ng kotse mo ilalabas? Ah, oo, sir. Actually, medyo pares kami ni Sir Joey. Medyo fan kami ng Marvel. Kaya ang pangalan talaga ng kotse ko ay Stark. Pero Stark, Junior. So, Stark Junior. So, Expander ang ilalabas natin, sir. Kaya... Sana ma-proseso na. Kasi dahil sa COVID, sir, medyo naapektuhan. Pero hopefully, one of these days. Thank you, Sante. Okay, so that's Dominic Alonzo.
presenting to us superbly the Sante business presentation. At congratulations sa iyong bagong-bagong Mitsubishi Expander anytime soon. So again, a virtual clap. Palakpakan naman po para kay Dominic Alonso. Grabe, sana all. Pogi nang galing-galing kong present, no? Okay, so you've heard from Dominic Alonso, but you will now hear from the coach and the mentor. Okay, ipapakilala ko po sa inyo to share his story and to motivate everybody, mga first-timers at mga members. Walang iba, siya lang naman po ay isang Blue Diamond Executive Director, one of the founding members of Sante International, a great leader of the North, former Sante Hall of Famer, and now Sante Elite Global, ladies and gentlemen. Okay, a great mentor, a good friend. Hindi ko na po patatagalin. Let's call on Mr. Joel Luyong. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yan, clear? Yeah, loud and clear. Okay. Ang galing ni Don, sir. Pa-congratulate ako. Ang galing. Kaya nga, oh. So happy to hear and witness how Dom is presenting now in a huge crowd, no? Having 134 attendees for now. Dom, congratulations. And alam ko, ano, as you enjoy what you are doing, marami kang ba pwedeng ma-achieve dito sa ating career path, dito sa Sante Opportunity? Yes, thank you, Mentor Joel. Sa lahat ng nakikinig, magandang gabi po sa EpiPage Live natin, sa mga members, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang parte ng mundo. Magandang gabi, magandang umaga, kung ano man ang time zone sa inyo. And yan po, na-witness natin yung presentation, no? Nakita natin sa entire presentation kung sino si Sante, ano po yung pinaka-opportunity na pwede maibigay sa atin. And sa mga members, alam po namin to na yes, it's working and marami na siya napatunayan, no? Sa part ng company in terms of their result. Sa part naman namin ng mga distributor na naniwala since day one, napatunayan namin na hindi kami nagkamali sa aming pinaniwalaan. Marami na pong mga buhay ang nabago, hindi lang po sa patungkol sa kalusugan, pati patungkol din sa kabuhayan at saka sa katauhan, ika nga. Mga bagay na tumulong din po sa amin para umangat ang kamalayan sa maraming mga bagay, no? Very interesting po kasi malamang marami makaka-relate po ngayon sa mga nanonood at kahit sa mga members na during this pandemic, no, even until now, no, may mga bagay na nangyayari sa paligid na nakakalito pa rin intindihin, 'di ba? Na in a way kapag bibigyan mo na masyadong attention, parang imbis na makatulong para magkaroon ng clarity of direction or tamang decision making, baka maapektuhan pa, ika nga, magkaroon pa tayo ng distraction sa maraming mga uncertainties, maraming mga unknown, at hindi lang po mga individual, even mga groups, mga malaking kumpanya, not to mention any companies, marami na po ngayon, isang company talagang dineclare na nila na close na sila. 1,200 international stores. They declared, hindi na nila kaya, close na sila. So, at some point, lahat po tayo nakakaranas ng mga challenges, ano, inconveniences, mga bagay na nangyari sa buhay natin na definitely ngayon lang natin naranasan na nagulat ang buong mundo. But bottom line, this is not the reality. Ito na yung nangyayari. So ano pong kinalaman nitong sitwasyon natin dito sa pinag-uusapan natin? Simple lang po, no? I want to be very precise and very sincere dito sa message ko po sa lahat, members and non-members. Number one, we can do something.
No, we can do something despite of these pandemic situations. Nangyari po sa akin personally, katulad na naranasan na marami, nalito, nataranta, na na-shock. Kaya lang, na-realize ko rin ng mabilisan na kung mananatili ako sa ganitong tulala, tulirong sitwasyon, eh lalo kong walang mangyayari. Diba? So I start to observe, ano ba nangyayari? I start to evaluate, to rationalize things, what's happening. And alam nyo po, pag mag-observe tayo sa mga nangyayari, especially the entire story about pandemic, marami tayong ma-oobserbahan, marami tayong makikita mga pagbabago sa behavior ng tao na in a way, opportunity pala para sa atin na mag-thrive. Example, nung nangyari itong pandemic, biglang nag-iba yung dominant interest ng maraming mga tao. Nagkaroon sila ng interest ngayon sa mga food supplements, sa mga healthy products. Dumami ngayon ang naging health conscious. Dumami ngayon ang mga taong hindi man nila naiintindihan yung COVID, kung ano ba talaga yan, pero isa lang alam nila, ayaw nilang tamaan, takot silang magkasakit. Anong effect? Ano ba ang pwedeng protection ngayon? Ano mga healthy products ang pwede? So instead of focusing doon sa anxiety, sa uncertainty, why not observe? Ano nagiging behavior ng tao? At kung may need, ano ang pwede nating magawa? It so happened na yung hinahanap ng marami, yun ang meron tayo. The quality products, the premier quality products. Diba? So yung interest ng tao na marami ngayon na napunta sa wellness, napunta sa healthy products, check, mukhang may opportunity dito. Ano pa? Observe tayo. Diba? Marami na sa bahay na lang. Nung hindi pa nagkakaroon ng mga enhanced, quarantine, yung talagang, ay nung hindi pa nagkakaroon ng modified, diba? Yung mahigpit talaga na enhanced, tapos talaga hindi makalabas, observe. Hindi makalabas. Ano ang pupwedeng gawin habang nasa loob kung hindi makalabas? Di ba? And one way of observing and evaluating things, oo nga, pwedeng merong gawin kahit nasa loob ng bahay. So here comes, nabuksan ang interest na maraming tao ngayon about home-based business, e-commerce, di ba? So, meron palang pwedeng gawin. O another thing, kung paano nag-observe. Na-observahan ko, nakaka-survive yung mga may savings. Kumbaga, kahit may ayuda, meron silang certain degree of security kasi meron silang savings. So, advantage pala ang may savings. Pero nag-iisip din sila, paano kung mauubos yung savings? Ano pa ang pwedeng gawin para magkaroon ng extra income habang nasa bahay? So pumasok doon yung idea na, pataka, sandali. Mukhang mas maganda yata ngayon merong multiple income sources. So mga bagay na naoobserbahan po natin na nagiging behavior ng mga tao ngayon during pandemic, yung palang pattern of behavior na yon ay nagiging hint ng opportunity na pwede natin gawin. So anong pong message ko rito? Na-realize ko when I observe what's happening around and the exact pattern of behavior that people are now manifesting, di ba? I realize one thing, that we can do something out of this pandemic situation. Meron po tayong kayang gawin at may magagawa po talaga tayo. So yun po yung message, ano? Kanina, napakinggan ninyo, di ba na, ayan, mula simula, ano yung company, ito yung mga product, etc., yung buong presentation na yon. Yes, kinukwento po sa inyo yung pinakalaman ng opportunity, who is Sante. But bottom line is, maganda po ma-realize natin na, yes, we can do something.
Eh ano yung napakinggan ko kanina katulad ng pinresent ni Dominic Alonso? Ito yung pangalawang maganda pong ma-realize natin. First, we can do something. Second, the opportunity is in place. The opportunity is ready. Kaya nga po, in-invite kayo, no, nag-invite sa inyo, mga first-time guests namin, tama eh, simple lang eh. Gusto nung nag-invite sa inyo, matulungan din kayo. Mahal nila kayo, concerned sila sa inyo, nagmamalasakit sila sa inyo, na makita rin po ninyo na mayroon palang opportunity na pwede natin gawin sa gitna ng ganitong pandemic situation. So we can do something. Second, we have an opportunity which is in place. Nandyan na. Hindi po siya theory, umaandar na siya, pinakikinabangan na ng marami, tingnan po ninyo, baka makatulong sa inyo. Diba? And the third thing is, ang sarap po isipin, ngayon, nandito po kayo on board dito sa ating forum, sa ating webinar, look at the people around sa inyong dashboard. These are the people within Sunday community that serve as your support system, as your support community. So definitely, we can do something out of this pandemic situation. Second, there is a tangible opportunity, a reliable opportunity, which is in place. Susundan na lang natin, sasakyan na lang natin. And third thing, kahit nga po zero knowledge, wala kayong alam, pwede niyong simulan. Bakit? The good thing is, majority po na magiging success rate natin dito, na magiging success story natin, sa maniwala po kahit hindi, dahil sa tulong ng community. Dahil sa tulong ng support system. Ito po, ng mga nakikita nyo ngayon sa picture, ay support system yan. Support community yan. We have a community here in Sante that is working together to really help everyone, regardless of kung anong grupo, but we are working as one team. So ang sarap isipin, sa isang nagsisimula, di ba? O nga, meron akong magagawa at meron pala akong pwedeng sundan, pwedeng gawin. Salamat na lang mayroong community na pwedeng sumuport sa akin. Diba? So, like for example po, very inspiring Dominic Alonso. Ako po, nagkaroon ng resulta kay Sante. Since day one hanggang ngayon, ang dami pong nagawa sa akin. So, alam ko po kung paano ko nagsimula at paano ako lumago hanggang sa naging top achiever po ako dito sa Sante. Kaya lang, pagdating kay Dom, sa istorya ni Dom, sabi ko kay Dom personally, Dom, na-break mo ang record ko. Kasi sa akin, nung nag-start ako, yung first 2 months ko, learning. Walang breakthrough nangyari. Tapos, yung first 2 years ko, ganun din. Kumbaga, learning and building the network, walang benchmark, walang napatunayan in a way. Pero, nanatili, nag-stay. Alam niyo po, kay Dom, iba. Zero knowledge, zero background, pagdating dito sa business. Pero first year, ang first year niya, nalampasan niya yung ED position, pumunta siya sa gold. First year, gold executive director, regional travel qualifier. Sabi ko, ang lupit. Hindi ko naranasan yan. Hindi ko na-experience yan. Kahit ako yung top one sa Sante, pero yung proseso ko, hindi katulad na naging process niya. Marami akong nadaanan na iba't ibang kumpanya, tuition fee lahat. Pagdating dito, tuition fee pa rin kasi transition. Pero knowing Dom, di ba? Zero background pagdating sa ganito. Ang layo, di ba? Network building, pipeline, distribution, ang layo po sa tinapos ni Dom. Ang tinapos si Dom sa college, kung di ako nagkakamali, related sa agriculture. Di ba? Tama, no? Anong kinala? Related sa agriculture, tapos kung i-apply niya ng trabaho, office boy nga siya, parang, sige, magkukuting-ting ng mga kung ano, ng mga kahoy-kahoy, di ba? Mga klase ng mga daon-daon, di ba? Pero, imagine niyo po, di ba? No reference sa mga nakaraan, nag-start ng zero, tama siya eh. Tama po siya.
di ba? Tiyagain lang natin aralin, lalo na may community na susupport po sa atin. Posible ba mangyari? Posible ba maka-breakthrough? Yes. First year niya, Gold Executive Director, Regional Travel Qualifier. Second year niya, Platinum, yung next position, next pin rank, Platinum Executive Director, Regional Travel Qualifier ulit, at Car Incentive Qualifier. Ngayon, most likely, ang target next pin rank para kay Dom is Diamond. E kung malampasan niyang Diamond at dumiretso kagad ng Yellow Diamond, well, good and fine, di ba? Pero ang gusto po natin makita rito, oo nga, no? Kumbaga, regardless of age, regardless of background, regardless of educational attainment, yes, meron po tayong equal opportunity, meron tayong equal footing dito sa ating opportunity. We can start from zero, ika nga. Why? Because you alone is more than enough if you decide on something. Kapag dinesisyonan po natin isang bagay, wala na talagang pwedeng pumigil. Kasi dito nang galing yung decision. Eh ito po, commander to. Kapag ito ang nag-command, susunod ang buong physiology natin. If we decided to really, di ba, get over this pandemic situation, bring our life on top of the situation, we can really do something because you alone has the full control of your own belief. So, pag pinaliwalaan po natin, dinesisyonan natin, di ba, it's not about the situation. It's about what are you going to do on top of the situation. Sabi nga po na isang mentor, it's not what happened to you that matters. It's what you will do with what happened to you that really matters. Diba? So we can do something. Gawin niyo na lang po kaming inspirasyon. Gawin niyo kaming reference pagdating pesante. Diba? Marami po rito, kahit hindi po ako, marami na at some point, at some degree, natulungan sa maraming bagay. Kayo rin po, lalo na sa mga first time guest namin na in-invite dito, you can do something in this situation, in this pandemic scenario. There is hope, mga kaibigan. There is hope amid crisis. There is hope amid pandemic. So, kumbaga, mula noong second week ng March hanggang ngayon, kahit pa paano medyo, ano na, gising na yung ulirat natin, kamalayan natin sa mga pangyayari. Ang gawin po natin, ituon natin yung attention natin, ituon natin yung frequency natin, yung focus natin sa kung anong pwede natin gawin. Let's magnify on the solutions, not magnifying the situations. Kasi wala rin maitutulong yan. Kung process tayo ng process, marami po mga unsubstantiated reports. Marami mga unreliable reports na hindi ho makakatulong sa atin. Why not realign, refocus, redirect our attention towards doing something over the situation. Di ba? So, a message ko lang po, very thankful kami, ako personally, na nung nangyari ang pandemic, wow, na-realize ko, na inaobserbahan ko sa paligid, opportunity, at na-realize ko, ito palang kumpanyang napuntahan ko, nakaposition pala sa isang napakagandang opportunity. Nakaposition pala. And true enough, until now, we keeps on thriving despite of this pandemic. So ito po kami. Nandito na po kami sa loob ng community. Kumusta po kayo? How would you like to proceed your life story during pandemic situation? Paano mo gustong ipagpatuloy ang kwento ng buhay mo? So join with us. The opportunity is here, waiting for you. We are willing to help you. We have this community. So, let's redirect our story during this pandemic. We can do something, we have the opportunity, and we have this community that will really help you thrive in these pandemic situations. So, welcome po sa mga guests and join us. Diba? Capitalize and maximize on this opportunity. Grab this opportunity. Talk to the people who invited you.
And yes, you can continue on your journey reaching out your dreams even with this pandemic situation. We can do something, we can work out all together to reach our dreams. And thank you rin po sa time ninyo. Valued po yan. We honor your time. Pero huwag niyong palalampasin itong opportunity na nakita niyo ngayon. Di ba? Hoping na June po ngayon, June 22, sa mga first time guests, kung ano po yung mga something na striking po sa inyo, mark it as June 22 would be your benchmark, would be your date to start all over again. Di ba? To create a new chapter in your life. And to prove that within this year, at the end of the year, yes, you will be one of our showcase. Patutunayan nyo rin po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, na kahit sino, pwede palang umasenso at lumago ang buhay sa gitna ng krisis. So once again, ito po ang Sante Community. Ito po ang opportunity. Kayo na lang po ang inihintay. You decide, join with us, and let's work all together. So ako po si Joel Luyong, Sante Global Elite. As always, I'm on grass. Thank you. Wow. Sir Joel, sobrang na-inspire kami. Ha? I mean, on point lahat. No? So lahat po nang nakinig, I'm sure nalinawan po kayo, no? Based sa observation po ni Sir Joel, how this opportunity can help you. It has helped a lot of people already. Si Sir Joel, si Dominic, isa na po dyan. So thank you very much, sir, for helping us realize how important and how blessed we are that we have a Sante opportunity. Thank you, Sir Joel, our Blue Diamond and Global Elite. Okay, so ladies and gentlemen, we have come to the final part of our very first Sante Engage Zoom Assembly. Okay, hindi ko na po papatagalin. He has been waiting all evening para po kayo ay makausap at makamusta. Ladies and gentlemen, the next person I will be calling is none other than Sante's Chief Executive Officer, our Iron Man, the Mastermind, Sir Joey Marcelo. Good evening, Sir Joey. Hello. Yeah, good evening to everyone. Welcome to our first ever Zoom gathering. Alam nyo, I'm so excited because I can see that this is really an upcoming trend when it comes to doing the business. Pero sige, let me close this event. As committed, I'm excited to join you as much as possible in every Zoom event. And I was studying your presentation a while ago. Sabi ko, wow, I'm excited to do another presentation with Sante. But anyway, to all of you who are watching right now, I think siguro a big portion of our guests right now are first-timers. Yung iba dito, mga members na natin. So whether you're a member or you're a first-timer, so welcome to this Zoom event. So exciting because alam niyo yung itong Zoom event, this is just a vision and a dream several years ago. Eh. Diba? Kasi during the early days, siguro to get the ball rolling, let me just share to you my story and how I go about the yung negosyo of business of direct selling. This is 2020 and this happens to be my 20th year in the business. Wala nang tanungan ng edad. Okay, this is already my 20th year in the business of direct selling. I still remember vividly year 2001 when I was first invited in a business like this. Nakakatuwa kasi during noong time na yon, of course, internet is something new. Okay, in fact, I joined that business because ang promise noong time na yon is about internet and e-commerce. Could you imagine that was 20 years ago? Yung unang sinaliang kumpanya noon deals with internet e-commerce. At ang common na didinig ko ron is the more you wait, the more you lose. Diba? Internet is the future if your business is not in the internet. So I joined that business because I believe it's an upcoming trend. Pero siguro share ko lang sa inyo. No? It was funny because when I was invited in that business, number one, I'm the last person na may invite mo sa gitong klaseng negosyo. Why? Number one, I'm an engineer by profession. I graduated at the De La Salle University. After 2 years of working, nag-master ako. Master's in Business Administration. Same school, De La Salle University. I have a good job during that time. I'm working for an air conditioning company. I have a good position.
I'm driving my own car. So kung ang approach sa akin to invite me in this business is, are you looking for an opportunity? Do you want, talking about dreams? Hindi mo ako mai-impress. In fact, ang dami nag-attempt to invite me in a business like this. And I never attempted listening because all the while I thought that that business is not for me. Okay? So, ganun ako noon. Ano? I'll make this story quick. Gusto ko lang, na-excite lang uli ako ikwento. Ang salat i-reminis on 20 years ago. There came a point in time wherein one of my best friends invited me for a dinner sa Intercon Hotel. Okay, so dinner, Intercon Hotel. Nakuha niya yung kiliti ko, dinner, sa isang magandang lugar. Okay, yun ang pagkakaakala ko until I arrive in the hotel. Sa top floor ng hotel, I was surprised that there's a lot of people, ang ingay-ingay nila. Kinabahan na kaagad ako noon. May kaba na akong naramdaman. Sabi ko, mukhang gimmick to ah. It's either, number one, this is a Bible study, or number two, this is a network marketing or a direct selling business. Kung ano man sa dalawang yun, hindi ako prepared and I was so frustrated. Kasi prepared ako mag-dinner, gutom na ako eh. So to cut the long story short, I attended the event. I never listened to the presenter. There's a lot of people inside that room. I never listened to the presentation. Until after the presentation, I was about to leave. Sabi ng kaibigan ko, bro, 5 more minutes, there's one person who will share his story. And after nun, pwede na tayong umuwi. Sabi ko, pwede na umuwi. So, totoong walang dinner, di ba? Hindi totoo. Venue lang pala talaga to. Walang dinner. Uwi na kami. But anyway, to cut the long story short, I attended that last 5 minutes na umabot ng another hour. Pero yun yung totally nag-change ng pananaw ko. Mahaba yung story niya, pero ang gist is so simple. He never graduated in college, pero last week daw, he bought a brand new Toyota Revo. Wala nang Toyota Revo ngayon. Toyota Revo cash. So, muntik na ako malaglig sa silya, and I was asking myself, why am I in my current job right now where itong mga taong to who looks like ordinary people, even this person, hindi nakagraduate ng college, ako nagmasteral ako, pero yung na-achieve niya in a short span of time, pitong taong na ako nag-work, sabi ko hindi ko nakukuha. So, well, to cut the long story short, I joined that business, believing that something big is about to happen. Of course, there's a series of failure, pero kaya ko naman nakwento sa inyo because during this COVID crisis, while I'm staying here at home, minsan may kahit ano pa minsan yung may drama ka sa buhay, di ba? Nasa labas lang ako ng bahay, nasa lanay area lang ako. Yung bahay ko kasi ngayon, nasa Cavite area ako. So yung paligid ko, puro trees. Pero I was just parang visualizing and contemplating with one very simple but yet powerful question. Na-realize ko to, iniisip ko to this past few days. Ito yung tanong. Joey, what if hindi ka umattend nung presentation nung year 2000? What if you said no to the person who's inviting you to attend the presentation? And what if you've attended the presentation and said no dun sa person na nag-invite sa'yo that you don't want the business? Nung nakaupo ako, nung binivisualize ko, at nagko-contemplate ako, sabi ko, grabe, ano? One decision can really change your life for the better, okay? Whatever I have right now, whatever possessions or whatever yung mga dreams na achieve ko ngayon, it happened because of a maraming series of events in the middle, pero nagsimula yon by just saying yes to the person who invited me. In fact, I joined without knowing anything. Sumali ako, hindi ko naman naintindihan yung presentation. I never listened to the presentation. I just saw that a person who never graduated in college, na bago yung buhay niya. Ang naging pananaw ko doon that time is, well, small amount of investment, what if nga mangyari sa akin yung nangyari sa kanya or even bigger? So yun yung pananaw ko, parang sa akin, year after year, I've been spending a lot on things that I don't need. Okay, gastos, bili na kung ano-ano, pag uwi mo sa bahay, yung mga bili mo, di mo na pala kailangan. Narealize ko, siya nga, what if I try this business and you'll never know. Baka nga may mangyari. Anyway, kung walang mangyari, sanay ka naman gumastos na walang nangyayari, di ba? Sanay kang gumastos na afterwards, yung ginastos mo, useless, di ba? So, well, I was just thinking the other day, ay ko, grabe, ano? That decision of mine, okay, made me realize na talagang kasi a few weeks ago, no, I'm on a business meeting. Ang isang tanong lang dun is,
is there a fork, parang a road in your life, ano? Is there a fork road in your life wherein yung naging decision mo ron, okay, is something huge who made you who you are today? Sinyer ko yung story kong yun. Sabi ko, maybe one of the greatest fork in my life is when I said yes to the person who invited me and eventually leave yung trabaho ang ginagawa ko. Anyway, I just share to you that very simple story because yes, I'm the CEO of Sante right now, pero I never started as a CEO. I also started as a first-time guest in a presentation like this. Ibang-iba nga lang talaga noon kumpara ngayon, mga past few months natin, because during those times you get to meet in the in a training center, 'di ba? Kung if you don't have a car, magko-commute ka papunta ron. Pero sabi ko, grabe, you know, this COVID-19 crisis really changes a lot in the way people does its business. Now, let me just share to you, okay, a very simple concept, okay, to end this presentation. I was just contemplating while I'm listening to the presentation, and right there and then, I just created a closing talk lang, di ba? I changed the title. Supposedly, I'll be presenting to you The Perfect Storm, which I presented several times sa mga distributors natin. Pero, contemplating on my first event 20 years ago about this topic, naisip kong, wow, ito na lang talaga. Let me just use this title, okay? But before I do that, let me just share to you my screen, okay? And I'll end with a very simple topic, which, okay, for our first-timers right now, and even for existing members, ang prayers ko is may matutunan kayo sa i-share ko, okay? For our first-timers, whether sumali kayo or hindi, it really doesn't matter for me. Why? Because kung yung decision mo, baka meron kang ibang decision na mas maganda para sa buhay mo. Kung nag-decide ka that Sante will help you achieve your dreams in life, well and good, will support you. Pag nag-decide ka naman na this is not for me, it's okay. You will be you will remain friends dun sa nag-invite sa inyo. So, you don't have to worry, okay? Anyway, you're not in a training center. Wala kaming pwedeng ilak na pintuan na pag hindi ka sumali, hindi ka makalabas. So, this is a Zoom call. So, feel free, okay? Let me just share to you my screen. Pero, may chichismis na ako sa inyo, okay? Ako kasi tuwing may bagong balita, na-excite ako eh. Eh, may habang nag-event tayo ngayon, may nagpadali lang sa akin ng picture. So, wait, okay. Let me just share to you a quick update of what's happening dun sa construction natin. Kwento ko lang sa inyo. Out of the topic to, share ko lang, na-excite ako, di ba? Let me update you on what's happening with our warehouse, laboratory, and production facility because I received several pictures a while ago na ang great news is, well, nag-boost na ng cement dun sa second floor ng building natin. Wala lang, ang babaw, pero na-excite ako. Uy, nakapunta kanina because of so very busy schedule, pero we poured the cement dun sa second floor ng ating building, okay? Somewhere here in the south, okay? And of course, in a few months' time, we'll be having the Sante building here in the south. Alam nyo, one thing nice about this building, could you imagine, in the area that we're constructing, there are several constructions. Alam niyo ba na tayo lang ang nagko-construct ngayon? The others di na makapag-construct because of the COVID crisis, because of the crisis. Some of them cannot pay the contractors anymore, nag-stop ang construction. Tayo lang ang bukod-tanging nagko-construct during this time of crisis. So, if you don't call this blessing, I don't know how you call this, alright? So, anyway, senior ko lang sa inyo to. Alam niyo naman ako eh, sa mga business owners natin, whenever there's a good news, gusto ko kaagad i-chispy sa inyo. So, buo na yung second floor natin building. But let me end the presentation by sharing to you a concept. I just call this the law of trend. This was the same concept that I heard during the first presentation in the business of direct selling that I attended 20 years ago. Naalala ko lang ngayon. The law of trend, okay? Oh, listen to this. This is very important, okay? The law of trend states that if you will position yourself in front of an upcoming trend, there's a bigger chance for you to gain wealth. Pakinggan nyo ulit, ha? The law of trend states that if you will position yourself in front of an upcoming trend, there's a bigger chance for you to gain wealth. Alright? Kung puposisyon ka haraw sa harap ng isang rumaragasang trend, trend ha, wag trend, wag kang puposisyon sa harap ng trend, patay ka ron ha. Pag pumosisyon ka sa harap ng isang rumaragasang trend, ano sa Tagalog ng trend? Uso, there's a bigger chance for you to gain wealth. Okay, to at least
simplify the concept, naalala niyo ng unang panahon. Okay? Sino ba ang mag-aakala na ang mineral water ay bibili natin? Eh, libre lang ang tubig. May bayad pero mura lang. Nasa gripo lang ang tubig eh. Diba? All you have to do is open the faucet, inumin mo, that's already water. Pero dumating yung time, may mga negosyante nag-isip, what if mag-create tayo ng story na ang tubig na iniinom natin marumi? So kung marumi ang tubig, kailangan na malinis tubig, i-bottle natin ang water. Could you imagine, ngayong panahon na to, mas mahal pa ang tubig kaysa gasolina. Right? Pero anong point ko is, during those times, yung mga early adopters na nakaisip, oh nga magandang negosyo to, nagbenta sila ng mineral water. Naalala niyo pa ba yung mga brands ng unang panahon? Diba yung mga brands ng mga mineral water noong time na yun? Agua Vida, Wilkins, Viva. Nung time na yun, ang nauso is pagtatayo ng mga water refilling station. Right? Naalala niyo pa ba yan, diba? So, Agua Vida Water Refilling Station. Pag tumabi ka dun sa Agua Vida Water Refilling Station, ang tawag sa iyo ay Contra Vida. Diba? Ang point ko lang is this. Yung mga nauna nung time ng mineral water, sila yung umaman. And even up to now, yung mga big names sila pa rin. Wilkins, Viva, naalala niyo yan? Now, subukan mo magtayo ng water refilling station ngayon, may mangyayari pa ba? Wala na. Bakit? Nasa huli ka na ng trend. So, ang importante, whenever merong rumaragas ang trend, pumosisyon ka kaagad sa harap. Now, we can see that there are major trends right now. Okay? And I can see three major trends. Okay? Let me just share this to you. Okay? Trend number one. I can see that trend number one in the market right now is the wellness trend. Okay? Wellness is not new. Although several years ago, it's being projected as the next $1 trillion business by an author named Paul St. Pilser. Hindi na sa atin bago ang wellness. Ay, hindi na sa atin, tama, hindi na sa atin bago ang wellness. Matagal na to. Yun nga lang, because of what happened during the COVID-19 crisis, medyo suddenly, those people na hindi interested sa wellness because number one, wala silang sakit. Number two, bata pa sila. Number three, they believe that they don't need it right now. Hindi pinapansin ng wellness. But because of what happened during COVID-19, people became aware. Now, listen to this. Let me just share to you an article that I've read, okay? I think this is from the Call Financial. Call Financial is the biggest stockbroker in the Philippines. They control 70-80% of the stock market in the Philippines or even more, no? Sila yung nag-iisang online stock market. Based on their survey, okay, there will be potential winners and potential losers because of the COVID crisis. Ano ibig sabihin? Nag-survey sila. And based on their survey, okay, yung color red dito sa screen, ito yung hindi bibilin ng 20% of the respondents. Yung kulay green naman, ito yung bibilhin ng 20% ng mga respondents after the crisis. Nung nakita ko tong trend na to, na-excite ako, ayoko nang basahin lahat. Ano? Okay, let's talk about yung potential losers. Okay, because of the COVID crisis daw, medyo hihina ang travel, which is tama naman, walang nag-aeroplano ngayon halos, di ba? Hihina yung mga luxury and fashions, restaurants will be affected, outerwear, public transportation, gambling, toys and games, so hihina yung mga yan. Pero merong mga lalakas. Ano yung mga lalakas? Ayoko nang basahin lahat, haba pa tayo eh. Pero isa sa mga listahan dito, vitamins and supplements. So because of the COVID-19 crisis, people will be very much aware of the value of protecting themselves against viruses and bacteria. Right? So kung mapapansin natin, wellness, napabilis yung pagiging major trend ng wellness. It's already a trend for the past several years, pero right now, mas na-realize yung mga tao, kailangan ko nang maging involved sa tinatawag nating wellness revolution. So that's the first trend na nakikita natin. Let's talk about the second trend. The second trend is e-commerce. Okay? Hindi na bago, many people are into e-commerce. But because of what happened during the COVID-19, wherein we cannot go out of the house, we're just staying at home, like for Sante, since hindi tayo magnegosyo ngayon outside, we cannot meet people face to face. And that's the reason why ang excited naman, ang medyo exciting naman is we've already prepared
for what's happening right now, because Sante is using the platform of e-commerce. You can transact with us via the comfort of your home using your internet or using your mobile phone. Now, let me just show you. I believe some of you have watched this video of Jack Ma recently in social media. Pero sa mga hindi nakapanood, panoorin natin to. Okay? A very short video. Ian, thumbs up ka lang kung may audio. Ah. Okay? Nakalimutan lang click ni Dom kanina yung share yung ano, computer audio. Eh. Anyway, please watch this video. Year 2030. More than 85% of the business will be e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland, or made in Geneva. 2030 we see made in internet. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a wall, but it's difficult to stop the wall. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not the weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the... Okay, so as you can see, according to the richest man in China, 85% of companies will be in e-commerce. Now, this is the second major trend, e-commerce. And what Sante is doing right now is trying to capitalize on the strength of e-commerce. In fact, we're in the process of really evaluating our infrastructure. Within the week or early next week, we'll be launching the new website of Sante with a replicating system. We'll share that to you maybe some other time. Let's talk about the third major trend. The third major trend is home-based business. All right? So I'm talking about the law of trend. If you will position yourself in front of an upcoming trend, there's a bigger chance for you to gain wealth. Three trends. First trend is wellness. Second trend is e-commerce. Third trend is home-based business. Bakit lalakas ang home-based business? Let me just give you a very recent statistic. June 9, 2020. Okay? The Philippine unemployment rate hits a record high of 17.7%. That's a total of 7.3 million Filipinos are now unemployed. Okay? As of April 2020. May, June, dalawang buwan pa ang dumaan. Ilan na kaya ang nadagdag doon? Hindi pa tapos yan. Number one, wala pang cure sa COVID. All right, so we really don't know what will happen in the coming months. But if there's 7.3 million people who are employed, definitely they will do whatever it takes to survive. And the logical way, the logical source of income during this time is a business that you can do right at the comfort of your homes. So home-based business is a major trend right now. It's nothing. It's not new. Okay, for the past X number of years, home-based business is already becoming a major trend. But because of what happened with COVID-19, mas maraming tao ngayon ang naging open-minded to consider a home-based business. Again, in summary, there are three major trends: e-commerce, home-based business, and wellness. And I have a good news, mga partners. What's my good news? The three major trends right now has a name. And what is the name of the three major trends? The name of the three major trends is simply Sante. And I know that Sante is an organization or a company that is here to stay. We've already proven. How? Whether there's a crisis or not, Sante will thrive. Kanina, we're having our pre-planning conference. We're about to have to conduct our mid-year planning conference. And could you imagine, I've heard several weeks ago, according to Jack Ma also, that during these times, company cannot talk about plans, cannot talk about their target. Ang kailangan daw ng kumpanya ngayon is just to survive para na rin daw sila nag-profit. Pero could you imagine, a while ago, we're doing our pre-planning conference and we're believing that we can hit our target for the year. And in fact, I don't know if this has an effect sa mga first-timers natin. I do believe malakas ang impact nito sa mga members natin. Because this month, June of 2020, right in the middle of the crisis, Sante is about to hit our record-breaking sales in 1 month
after 13 years of doing the business. Ang tanong, bakit tayo makaka-record-breaking sales ngayon? Simple lang. We're in front of three major trends: e-commerce, home-based business, and wellness. Now, maybe just to end, I posted this video in